Okay, we are back. Nandito po tayo ngayon sa Full Power Promotion. Copy link. Ayan. Habang nagpa-practice sa main table po si Jones Del Rosario. Ayusin lang muna po natin ang live streaming. Face. Ayan. I-share natin sa mga manonood natin. Ayan. Hintayin lang natin na mag-practice si Jones Del Rosario. Nakatatapos lang po mag-practice ni Denden Santos. Ngayon pong laban na to ay silang dalawa last. Ito po ang huling manlalaro. Anyway, we are live here at 910 Slide and Sound. Ang nagpapalaro po natin ngayon, ang laban po natin ngayon ay Denden Santos. Nag-iisang babae po kontra po kay Jones Del Rosario. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng laban ng dalawa. Ito po ay buhat. Yes, sir. Nagpa-practice na po ngayon si Jones Del Rosario sa TV table natin. We are live here at 910 Slight and Sound. Ito na po. Sila'y magto-toss coin para malaman nila kung sino ang sasargo. Ayan, si Brian C. Santos. Good luck. Den. Ayan. Peace bump. Ayan, I like it. Ayan po. Ang laban po namin ay Race 9. Class A Division. Ayan, mga Class A po. Ang mananalo sa tournament na po ito ay tatanggap ng ang champion ay 10,000, ang second place ay 5,000, ang third ay 1,000 pesos. Congratulations nga pala sa kapapanalo ni Alan Muslim kontra kay Rick Rodelas at Oben Sina. Congratulations kontra po kay Jones, kay Jonas Punsalan. Nanalo po si Oben Sina din. Pasok na po sila sa top 8. Ngayon po, ang sasargo po ngayon ay si Jones Del Rosario. Kamusta na? Ayun, andito na po ang aking karagyemo na si Oben Sina. Yes, at ang mga katumbok at ba ang ating laban ngayon. Kumain na ako, pare. Ayun, kumain na to siya. Ito, at ano ba ang laban dito ni Miss Denise Santos, no? AKA Denden Pateros. Alright, ayan. At happy watching sa inyo, mga katropa peeps. At ayan, i-share muna ang ating streaming muna, no? Para mayroon pang tawag dito. So, mag-uumpisa na ba ang laban? Di pa. Pare, ang tawag dito? Ito yung sukli. Okay na, pwede na. Oh, pwede na. Ay! Online na yan. Online na yan. Ha? Online na? Oh, sige. Online na yan. Okay. Pero online. Okay. Kumain na rin ako eh. Kala ko kasi nandito yung isa pa. May bibiling daw yun sa'yo. Dalawa, tatlo binili ko. Kinain ko na doon. Nag-aantay ako ng matagal eh. Hindi, tagal doon eh. Okay. Okay, game! At ang maglalaban ngayon ay si Jonas Del Rosario at si Miss Denise Santos, no? Ayan po ang maglalaban ngayon, si Denden Santos at versus Jones Del Rosario. Back to camera. Ayan. Ito na. At mga katumbok,
share ko lang muna ang ating live streaming ngayon para sa araw na to. Last na po yan. Huling laban na po yan, no? Ayan na ang huling laban na po ngayon ng ating match for the day. Tsaka yung mga nagpapalista sana, abul sana sa inyo, no? At binabati ko nga pala, happy watching kay Brian Santos ng Bilyaran dyan sa Rotonda. I-share ko muna yung ating streaming para meron tayong mga manonood at maraming kasing gustong manood ng ito po ang pinakahihintay, the main event of the evening. Iyan po. Alright. Na-share mo na pare? Sa page ko. Sa group? Wala pa? Meron na. Sa class A? Oo, meron. Oh, meron na. Okay, at ito. Race to 9 po ito. Laban na ito. Race to 9. Ayan. Mm-hmm. Napagod ang ating commentator na si Mr. Patilisius. Inabot ng gutom. Kanina pa po kasi kami dito, no? So, nagkaabot-abot na. Kaya. Mahaba ang race? Oo, mahaba masyado ang race. Class B naman, class A naman kasi lahat. Yung naglalaro. So, medyo mabilis-bilis. Yung kay Alan Muslim na, ang bilis natapos. Ayan, tigil si Jones sa Pira 3. Ayan, sila po ang main event. Okay. Salamat at binati ako ng congrats ni Sir Leo Hendry C. Anthony. At ako yung nanalo, oy, nakachamba lang po ako dahil tama bola lang po tayo. Nagpanggulo lang tayo dito, tayo organizer, pinuno ko lang para medyo masarap-sarap ang labanan. Ayan, tira si Jones ang 4. Tingnan natin. Tingnan natin kung maninigas dito si Bert Pasay, si Dr. Mr. Jonas Del Rosario, a.k.a. Bert Pasay. I like it. Ayan, meron na tayong 28 viewers, no? Ayan. At yung mga tao pa dyan na gusto, ayan, si Jampol, ano lang yan, bansag lang yan, hindi talaga si Bert Pasay. Tawag lang namin, tukso lang namin yan, si Dr. Jong. Ayan talaga si Jonas ng Meralco. Hindi po yan si Bert Pasay. Tukso lang po namin yan, natutukso lang po. Ayan, happy watching sa'yo kay Poy Duckless, a.k.a. John Paul Pladway. Ayan po, tumitira na si Jones Del Rosario ng 7. At binaksakan, ito ang kalaban niya, si Miss Denise Santos or si Denden Pateros. Oh, I love it. Ayan, pira sa 8, last three ball, no? Shout out daw kay Mr. Bert Pasay, sabi ni Randy Vecino. I like it. Ay! Ito na, nanigas na si Pasay. At nangyari sa tira ni Pasay, medyo nanigas. Ayun, iniwan yung dalawang bola. Talaga naman. At para dito, tira ni si Miss Denise or si Denden. Para po sa mga ibang yan, si Denden po is former Crave champion ng aming palaro dati sa Crave, no? Siya po yung nag-champion. Siya yung kaisa-isang babae na naglaro at siya rin ang nag-champion. Okay, ang score natin dito ay 1-0 at ito po ay hinatid sa inyo ng aming Pool Warrior Promotion, Fatilicious Crispy Pata, the best crispy pata in town. 9-10s License Sounds, and ang naglalaro po ngayon ay si Denden Santos versus Jones Del Rosario. I like it. Okay, at balik po tayo sa ating score is 1-0 po, 1-0. Lamang po si Miss Denise Santos. Okay, si Joker Cojano. Jones, pag tinalo ka ni Denden, tanggalan mo na ng kuryente. At si Jesse Gante, napaka mapagbigay talaga ni ng mga kaibigan natin. O yan, rock number 2. Then on the break, 1-0. O yun, at sinargo na.
tignan muna natin sa ating top view kung ano ang itsura ng layout ng bola. Ayan po, kitang-kita. At parang wala yatang pumasok. At termino na dito ni Mr. Jones. Ayan na. Class A division po itong ating palaro, no? So may mga, pag natapos po ito, may mga nanalo na po. Mamaya po, ipopost ko sa group lang namin, no? Yung mga natirang top 8, no? So hopefully, magpapa-schedule, magpopost ako sa group po ng aming, or sa GC namin, para makapagpa-schedule. So sana yung mga nanonood po natin na class A, sana po avoid po sana tayo sana sa time. Para po yung iba, ay hindi naman po unfair. Kasi yung iba po, darating ang on time, tapos hindi po darating yung kalaban, nasisira po yung schedule natin. So hopefully po, sana makapag, ano kayo, makapag, bigay. Kayo naman po ang nagbibigay ng oras, sana po, dumating po kayo on time. Para po sa susunod na hindi magugulo po ang ating palaro. So, anyway, sinusubukan pa lang naman natin to at ngayon pa lang naman tayo. Pero sana po, maganon po ang gamit. Ayan, tira si Dr. Jones ng Torres. Anong susunod dito? Ang 4? Piminyahan. At kontrolado. Aba, parang ayaw sumamblay ni Dr. Jones. Kasi katakot-takot na kahihiyan ang gagawin na dito. Okay, thanks nga pala sa'yo kay Mr. Mike Idanmal. At binabati tayo ng ating pagkapanalo kanina. Medyo na-chambang ko yung ating kalaban. At ayan nga pala. At sa ating 75 subscriber, no? At paki-like naman po ang aming page at paki-follow na rin kasi po para ma-update kayo kung ano po ang mga baka malay nyo, kilala nyo. Yeah, dito po yung mga future Efren Reyes. Umi-discover po tayo ng mga magagaling na mga amateur. I like it. Nanonood yan? 75? 79? Grabe, nung nanonood. At ayan po, nagpapasalamat tayo sa ating sponsor kay Mr. Michael Tuason, nakapinagamit ang kanyang facilities. And then, aba, sumablay na naman dito si Mr. Jones. Ano nangyari? Nanigas na naman si Jones. Ano ba yun? Ito na. Sana kayo ha, kumakain lang ako ng ice cream para pampalamig ng ulo. Good BM sa'yo, XP. At siya po ay nanonood ngayon sa kanyang kanyang malamig na kama. Ayan, tumira si Denise ng wow, three cushion with matching spectacular shot. Wow. Ayan, natira siya dito ngayon sa 7. Ang ganda naman ng kanyang preparation, no? Sunod dito, ang 8, parang wala na. Wala nang buhay ito kay Miss Denise. At naninigas. Hindi ko alam kung ano ang naninigas kay Jones. Kung yung harap ba o yung kanyang pulso. Joke lang po yun, ha, mga kabilyar. At happy 77 watching po sa aming salamat po. At nag-heart at nag-share or nag-like sa aming page. Last ball para kay Miss Denise. Okay, at umiscore na uli. Ang score natin ngayon ay 2-0 at ito ay hinahandip sa inyo ng Pool Warriors Promotion, Patilicious, Crispy Pata, the best crispy pata in town dito sa Pasig, 910s and Lights and Sounds, at wala na po. Ang naglalaban ngayon ay si Denden Santos versus Jones Del Rosario. Race 9 po yan. Ayan po ay yung Class A division dito sa aming palaro. Okay, no? At eto na. At tingnan muna natin ang ating tawag dito. Ang ating intro. Okay. Ano ba 'to? Ayan, dito tayo ngayon. 2-0 rock number 3, Denden's break. Ayan po. Shout out po kay Boss Romel Sena, Mr. Patilicious. Hindi po ako, hindi po si Mike ang nag-a-announcer. Si Oben Sena po ito, no? Magpapakilala muna sa inyo. Ito, si Oben Sena. At medyo napagod ang ating Mr. Moderator, Mr. Lahat, sinakop na. Player, streamer, live streamer, commentator, lahat po. Ayan po, si Mike po ang gumawa. Ayan. Shoutout sa iyo, XP.
At shout out si Tommy Lee Sander Ford alias Gino Ferrari ng Tumbok Bola, Pasig. Ah, magandang magandang gabi sa iyo, Mr. Clark Carlo Santa Ana, no? AKA Clark ng Rotonda. Okay, ayan. Ano ba nangyari? At parang sumasakit na yung ulo ni Bert Pasay dito sa laban na to. At tingnan natin kung anong gagawin ni Bert Pasay dito or AKA Jonas Del Rosario. Okay, sa mga followers natin, yung mga nanonood dyan, baka pwede naman pa-share or kaya pa-like naman ang aming page dahil maghahatid kami sa inyo ng mga iba't ibang magaganda pang laban. Soon po yan, magpapalaro po tayo ng mga professional dito. Yun po yung mga pro. Mga professional po. At winner takes all. Ayan, sisikapin po natin yan at ginagawa na po natin, no? Okay, no? Paano ba to? Good shot yung tinira ni Dr. Jones. At parang pinag-jump niya tayo. So, tingnan natin kung tanaw ba ang tira dito ni Miss Denise or ni Denden. Ayan, si Denden po, kung para mapaalam nyo, ito po ay Batang Pateros. Siya po ay former champion sa Krabby Sports Bar nung nakaraang 2018. Basta ganun, siya po ang nag-champion ng division po ng tournament sa Pasig. Amateur lang po yun, amateur tournament, no? Ayan, tinira na ni Jones. Ay, tinira na ni Jones, pinlessing lang, pero ayan. Ang rules po namin dito is no golden break po, no? Wala po tayong golden break sa rules na to. At tingnan natin ang tira dito ni Miss Denise. Wala pong golden break sa aming rules. At ayan po. At ang call shot, wala po kaming call shot, no? International po ang aming banda. And then, rumble na po yung bola kahit ano pong pumasok. So, 9 balls rules in short. Pwede pong mga soy or pwede pong makombinasyon or basta yun. At para dito kay sino ba to? Si Brian? Good luck daw para kay Miss Denise or kay Denden. I like it. Ayan, at titira si Jones ngayon dito ng ginamot. Gumamot si Mr. Jones ng tira doon. So, foul po yun ginawa niya kasi intentional ang ginawa ni Dr. Jones doon sa tira ngayon. Ngayon, bole na naman para kay Miss Denise Santos or kay Denden. Masyadong medyo parang umuwi yata ang ating isang kasama ritong komentarista na si Mr. XP dahil tawag dito. Ano ba? Ayan, at nandito na ngayon si Mr. Patelicious at siya ay kargado na at medyo ganado ng mag-commentary ito. Okay, welcome back ulit sa'yo, Mr. Patelicious. Ay, salamat. Happy viewing sa mga nanonood. Kay nanonood ng Pool Warrior Tournament. At ang hatid po ito ng Pool Warrior Promotion. Yes. Ito pong laban na ito ay 16 player na A, Class A. Wow. Ito. Panoorin natin si Madam Denden. Tumitira ng dos. Wow, ang dami nagla-like sa ating mga page. I like it. Ayan. Ayan, parang gumawa ng tres bandaw. Dumipensa ngayon. Ayan, parang ito. Tumano yata kay Dr. George yung tira na yun. Si Ma'am Denden po ay nag-iisang babae na sumali sa top 16 na Class A division. Papanood niyo po siya dito po sa Pool Warriors Promotion. Ay, like it. Sir, nalaro po ba si Denden si Robilin Amit? Ayan. Ay, ano raw? Ano daw? Sir. Sir, na kakalaro na po ba ni Denden si Robilin Amit? Ah, magkakaibigan kasi ito eh, no? So, hindi po sila magkalaban. No? At magkakasama po siya sa, ano, sa turn, sa Philippine team. Si, lalabas? Robilin Amit ay may lalabas din sumasabay. Okay. Eh teka. Sige. At diyan ka muna. Kayo muna magano. Okay. Lalabas na 'yung. Okay. Okay. Lalabas na 'yung ano, 'yung ito 'yung naglalaro. Okay. Ito na. Tumitira po ngayon si Jones Del Rosario. Ah, ito na.
Sabi ni Sir Erwin Fraga, Charlotte Jones, ha 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 ha. Ngayon, si Clark Carlo Santa Ana, pa-shoutout po kay Ray Aguila alias Ma'am Ogi ng Tumbok Bola Pasig. Ayan. Shoutout po para kay Clark Carlo Santa Ana. Ayan po, tumitira po si Jones Del Rosario. Ayan. Ang score po natin ay 2-0. Lamang na po si Ma'am Denden kontra po kay Jones Del Rosario. Ano ba yun? Sarado ah. Mukhang nagiging short ang tira ni Jones Del Rosario. Panay cover. Paano po sumali dyan? Ayan. Ngayon po, ang pagsali po dito sa Pool Warrior po, contact lang po si Oven Sina regarding sa pagsali ng pool. At i-like nyo po ang page ng Pool Warrior para ma-update po kayo kung anong mga palaro po namin. Eto. Bumalik si Jones. No, nagkakataguan nga talaga. Medyo mahirap na tira to. Para kay Jones, mukhang gagamit siya ng jump shot. Over po kasi sa 4. Ayan. Jajumpin ni Mr. Jones. Ayan, nakikita niya sa... Yun, very good shot. Pa-shout out naman po kay Boss Mike watching from Griffin Tattoo. Ayan, ayan, mga kaibigan natin sa Griffin Tattoo. Ayan, kung gusto niyo po magpatato, may magaling pong artist dito sa Griffin Tattoo. Buhat po kay Romel Sina, nagpapa-shout out po. Manood po kayo. Ano ba yun, Mr. Jones? Ito na, tumitira na po si Ma'am Denden ng tres. Ayan. Ayan, nanonood din po si Charlito Salazar. Ay, siya naman, go-go Jones, sabi niya. Oo nga, nagtatama bola po ngayon si Jones. Ito po, si Ma'am Dende. Mukhang open layout na po. Ang tira para sa kanya. Sinagalpak. Perfect ang positioning sa 5. Magaling manira pala si Ma'am Denden. Ayan o, ang gandang umistroke ng tako. Ang score po natin ay 2-0. 0 pa po si Jones at 2 po si Ma'am Denden. Ang ganda, may kontra pa o. Luminya ba? Medyo... Walang linya. Cover. Ang tira. Happy viewing sa mga 77 na nanonood ngayon. Ang napapanood nyo po ngayon dito ay si Denden Santos. Okay, AKA Denden Pateros. Ayan. Mukhang titira siya ng jump. Tingnan natin kung maja-jump niya itong 7. Ayan. Ang Denden. Kaibigan namin ni Patricia yun. Ayan, nakikipagkwentuhan habang nagpapa-jump ng bola. Ayun. Open table to pag kay Jones. Ayan, open na table niya para kay Jones. Ang score po natin ay 2-0. Lamang po si Ma'am Denden. Medyo maganda na tinitira ni Jones. Del Rosario. Napapanood po siya. Ito po si Jones Del Rosario,
siya po ay nagtatrabaho sa Meralco. Supervisor. Yan. Ang hilig niya talaga maglaro ng bilyar. Laging dumadayo po dito yan sa Pool Warrior. Player po ng Pool Warrior yan. Yan na, for the win. Unang panalo ni Jones del Rosario. Yan, nanalo na po siya. Ang score po natin ay 2-1. Napapalakpak po ang mga audience sa labas. Dahil naka-score na po si Jones del Rosario. Ang palarong ito ay buhat sa inyo ng Pool Warrior Promotion at Fatilicious Crispy Pata and 910 Light and Sound. Ang naglalaban po natin ay si Denden Santos versus Jones del Rosario. Yan. Ang laro po natin ay winner set, winner's break. Yan. Aba. At nagbabalik po sa inyo. Mayroon tayong 93 viewers. Wow. Nagbabalik po ngayon si Mr. Grooty Fruity. I like it. Yan. Okay. Ayan ah. Sabi ni Raylan Aguila. Si, ano yan? Si Munggo. Ah, si Munggo. Oo. Shoutout daw, Petot, ng Rotonda. Ng Tumbok Bola. Ayan. Okay, yan. Si Mr. Lito. Lito Kik Salazar. Ay, siya naman. Go, go, Jones. Merong kang fans dito. Mr. Bert Asay, a.k.a. Dr. Jones. Ayan, boom break po. Walang nahulog yata sa drive break, break. Mr. Jones doon, no? Drive break. Mm-hmm. At ayan. Magbabalik si Madam Denden Pateros, mga titirang uno. Dragon Beans ng Karambo ng Tumbok Bola. Sino yan? Si Ryan Aguila, a.k.a. Monggo ng Blood Bay. Sana sumali ka sa nga pala, Munggo, hindi ka nakasali dito sa tournament. Oh. Pwede ka nga pala rito sa Class A. Nakalimutan kitang isali. Okay, dahil, ngayon, nalalaman nyo na at sa susunod, hopefully, 16 player lang naman to. Matatapos agad din to. No? Pero susunod, naka-lineup na ang Class B natin. So, sana maging successful ang ating tournament. No? Ayan. Pininyahan ni Jones, pero meron siyang S. Tanaw ba yan? Sa top view? Wala eh. Edo, pero possible pumasok. Medyo malayo at hindi abot ng ating manlalaro. Ayan, 71 viewers. Sa mga Tumbok Bola boys dyan, ha? Yung mga tropa natin dyan sa Tumbok Bola, palike nyo naman ang ating page. Para naman medyo may pakinabang naman sa inyo. Hindi yung puro no. Joke lang. Palike na lang ang aping page para ma-update din kayo sa aming mga pa-tournament. Ayan, sinasabi ni Sir Leo, Anthony, kung puno na ba yung Class B? Ayan. Okay, hindi natin masabi, puno na ba ang ating Class B? Meron pang nababakanti yata na dalawang slot. Para. Okay, at yung kanina, paring mic nga pala, ma-open ko sa'yo, yung naglarong si Rodelas, anong ba ang sa tingin nyo ang tansya nyong tira? Dahil actually, sabi talaga gustong sumali noon. Kaya lang, inimbitahan ko na lang para mapuno yung ating Class A. Gusto niya rin sanang sumari sa Class B, pero ang tira niya, hindi ko masyado pang picture. No? Sa so, tinira niya kanina, parang hindi ko masyado nakita. Kasi hindi siya tumitira. Hindi siya masyado makatira kay Alan Muslim dahil ang ganda ng nilaro ni Alan Muslim. Ayun, pininyahan ni Bert Pasay. Uy, si Marlon, nag-congrats sa akin. At si Mako, or aka Marlon. Happy watching sa iyo at salamat. At ako, yung nakachamba lang. No? Pero pwede namang makasali ulit si Rodelas. Kasi Rodelas. Manager yan nila din talaga. Yun ang totoo niyan. At kasama yan, naglalaro mga tambay yan sa bangbang. Naalala mo ba yung nagdala tayo ng bolang Dina Spears? Nandoon siya, no? Hindi ko siya napansin. Anyway, pwede naman makasali. At ang tournament natin ay open sa mga billiard enthusiasts. Ayan, Boss Randy Vicino. Oh. Boss Mike, yung isang slot baka pwede kay Kuya Jeffrey Vicente. Pwede naman. Basta sagot mo, Mr. Randy, ang yung tira niyan is alam mong hindi tayo kakaproblema dahil ang ating pa-tournament ng Class B ay talagang piling-pili lang para unfair naman sa mga hindi talaga masyadong marunong. Marami tayong player ng Class B. Yan ang pinakamaraming player, yung Class B na yan. Kaya lang, ipa-planchay natin maigi.
O yan, no? Ano ba nangyari? Paring Mike, at parang mauubos na naman ni Miss Dennis tong bola na to. Oo nga, magandang tira pinakikita ni Ma'am Denden dito. Ayun. Kontra kay Jones del Rosario. Eh, parang si Jones eh, medyo kapos pa yung tira niya, naso short siya sa ball in hand. At si Jeff Bonjing, natatandaan mo ba si Jeff Bonjing? Ah, oo naman, oo naman. At gusto rin yatang sumali ni Sir Jeff Bonjing. Ayun. Ayun pala yun, si Jeff Bonjing. Ah. Ang sinasabi, Jeff Vicente. Oo, oh, si AK. Pwede. Sali siya, oo, kasali siya, Randy. Si Jeff Bonjing pala, walang problema. Si Boss Jeff pala. Isali natin. Okay. Ang class niya, ano ba ang class niya? Katirahan ni sino ba ang kalaban ni Jeff? Basta kalaban niya ng mga tropa rin. Sige, sali na yan, matik na yan. Sabihin mo kay Boss Jeff. Ngayon, may nagtatanong sa iyo kay Alfred Angelo de Castro. Sabi niya, good evening, Sir Mike. Kano po entry fee ng Class B? Ang entry fee po namin ay 1,000 pesos po. Okay. Ayan. At ayan. Nice. Sabihan ko na. Ayan. Ayun, ang nanalo po ay si Ma'am Denden Santos. Ang score po natin ay 3-1. 3-1 po. At siya po ay sa pamamagitan ng Pool Warrior Promotion at Patilicious Crispy Pata and 9-10 Slight and Sound. Ang naglalaro po natin ngayon ay si Miss Denise Denden Santos versus Jonas Del Rosario. Okay, ayan. I like ayun, it. Ayun, napakagaling. Ayan po, ito po yung huling match po natin para sa gabi na to, no? Sa mga nanonood na Class A, avoid po tayo, paalala ko lang po, no? Pagka po kayo nagpa-schedule sa ating tournament, dapat po sana paki on time po kayo kasi yung mga ating mga players ay minsan naka-on time talaga para hindi po masira yung ating schedule, no? Kagaya po na nangyari dito, medyo nag-late-late. O eh, sa umpisa po, ganun po talaga, hindi pa natin naaayos or napa-plan siya lahat. Pero sana po, pagka nagpa-ano po tayo, pagka nagpa-set po tayo ng ganung oras, dapat po darating po tayo or mas maaga pa ng konti para wala pong laging problema. Ayun. Nakakatakot. Miss na po talaga ang bilyar. Oh. Nakakamiss pala. Sorry. Sabi ni Alfred Angelo de Castro, nakakamiss na talaga po. So, bilyar. Yung Alfred Angelo de Castro, hindi ko siya kilala eh. So, sana maglagay ka nga ng iyong pangalan kung kilala ka namin. Kung taga Pasig ka ba or alam ko parang gusto niyang sumali pero hindi ko siya ma-mention kung ano talaga ang pangalan niya. Diba tayo may mga alias-alias tayo. Okay. Ito po, tumitira po si Denden ng uno. Pocketing o defense? Naku, napakagandang defense. Ah, si Kako ba yun? Si Kako Alfonso? Yung Alfred Angelo? Parang hindi eh. Alfonso kasi ang ipilido ni Mr. Kako. Yun, pwede po natin isali siya sa Class B. At talagang kilala nating mga player, mga veteranong player na po yan. Pero Class B po ang kanilang, okay, si Kako. Pero hindi Alfonso ang nakalagay, no? Nakalagay sa kanya, De Castro. Alfredo Angelo De Castro. Okay, munggo. Sabi niya, okay daw. Ayan. Ano bang race na tayo? Si Boss Kako. Shoutout po kay Boss. Shoutout po kay Boss Bohol. Ayan. Boss, pa-shoutout si Kram Legend Epua from Bohol. Ayan po. Okay. Hindi ko po kasama po si Mr. Mike sa Sharks. Ay, ano ba yun eh? Hindi po. Kasama ko po si Sir Mike sa Sharks. Double Kings. Doblete Kings. Okay. Yun pala yun. Yun, ay. Sharks. Ay, sali mo, pare. Oo naman, sir. Pwede po kayong sumali, sir. Oh. Alfred. Oo. Oh. Alfredo, sa Sharks, naalala ko na. Pasensya na po, maliit lang po kasi yung screen na binabasa namin at hindi namin na makita yung profile pic nyo. Anyway, pwede po kayo sumali. Welcome po. At marami pong Sharks player na kasali po sa Class B, D, and C. 32 player po yan. Ay, sarap. Sama mo na ako, Boss Oben, sa Class B, Janjan Lupang Pare. Si Janjan. Yung manager ni Ondeng, yung nakasalamin. Boss Janjan, nakakalimutan kita, no? So pwede ka pang sumali, kaya lang parang puno na yata. Pero tingnan natin kung ano.
i-update po namin kayo. Baka may mga vacanting place. 32 player po kasi yun. Marami pang hindi sigurado din sa 32. Pero nakapagbunutan eh. So, ang mangyayari dyan, kung sino yung umayaw, dun po yung pinaka-pwesto na pong makukuha nyo kung may bakante pa po. At ang tournament po natin ay... By schedule to, ha? Tsaka every month po ito, meron tayong tournament. Monthly ang tournament natin. Ito ay by schedule. Hindi po tayo pwedeng magpunta nang wala po kayong schedule, no? Paalala lang natin yan. Hindi po tayo sabay-sabay. At isang mesa lang po ang ating ginagamit. Ang kagandahan po nito, sa isang araw, pwede kayo magpa-schedule kung magkakasundo kayo ng inyong kalaro. Soon, baka magkaroon po tayo ng palaro ng by class, katulad ayun po nito. Ito po ay purong class A lamang. Ang A plus A, A plus, tsaka A minus, pinagsama-sama po namin. Apo, para wala ng partida. Ngayon po, pag dumami ang player po ng Pool Warrior, ang mangyayari po niyan, pwede pong class B lang po lahat. Magkakasama ang B plus, B plus, at D minus. Yun. At kung matutuloy at lalong dadami, pati po class C and D gagawin po natin itong palaro. Ang ganda naman. No? By class, 16 player po para ma-filter natin ang same sere, kumbaga. Ah, okay. Paano naman yung mga no class? Ah, no class. Practice muna po kayo. No class eh. Oo. Kailangan po, maisero po ni Obensina ang tira nyo para... Okay, may screening naman tayo at may picture naman tayo sa lahat ng mga naglalaro. So, dapat dito, to be honest po, at malalaman po natin ang tira nyo. Huwag po kayo magpababa ng serye. At napaka-importante po dito, yung honesty po ng bawat isang player para po hindi po bias sa ibang naglalaro. Opo, dahil tayo po sa tournament na to ay hindi gumagamit ng quarter. Ang quarter po pinaka dito ay ang iyong kalaban. Para kay Jep Jap Jap Marubon, pwede ba ako? Boss Oben. Oh, pwede naman, kaya lang hindi ko alam kung sino ka eh. So magpakilala ka na lang muna kung sino ka. Medyo iba yung pangalan mo eh. Para alam ko. Ayun, sabi ni Clark Laco sa Tana, baka sa klase ako Kuya Oben kung pwede. Oh. Anyway, si Oben niya sina makakapagsabi niyan. Okay, tingnan natin mata pagka ano medyo napupuno na kasi yung ating slot at hopefully itong week na to parang mag-iimpisa na yata ang class A pa. Ang class B, B D, and C. 32 yan. Players po yun. No? May halo rin pong mga A doon kasi yung ibang A, alanganin ayaw sumali. So, iilan lang naman ang A doon. Siguro, mabibilang mo lang sa daliri mo. Saka po, member po ng Pool Warrior po yun. Apo, member lang po ng Pool Warrior yung A po na sumali. Wala pong sumali na A na hindi po member ng Pool Warrior. Okay. Para sa mga iba, alaman. Okay, ito ano po na nangyari? Inuubos na. At dinudurog na ng gusto si Bert Pasay ni Miss Denise Santos, last ball. Ayan, in sport game na ni Bert Pasay. Ang score po natin ngayon ay 4-1 lamang na po si Denden Santos. Kontra po kay Jones Del Rosario. Ang palarong ito ay buhat sa inyo ng Pool Warriors Promotion, Patilicious, Crispy Pata, the best Crispy Pata in town, and 9-10s Light and Sounds. At ang naglalaro po natin ngayon ay si Denden Santos versus Jones Del Rosario. Okay. Ayan, Mary. Rack number 5 na po tayo. Ito po ay Class A at Race to 9. At ang format natin dito, ang rules natin, no golden break. At ito po ay 9 balls rules. Wala po siyang call shot. At rack your own. Kahit ano po, pwede niyo pong gawin. Ayan, ang ating viewer is dumami. 117. Wow. Thank you po. At palike na lang po ng aming page. Good evening po sa inyo lahat. Pool Warriors, no? Yan. Ito po, sasargo daw po si Denden Santos on the break. Ayun. At parang wala pa rin nahuhulog. It's nothing, no? Dry break, no? Ayan, makakabalik po sa lamesa si... AKA. Ayan, ang daming... good luck, Ma'am Denden. Sabi ni Mark Alvin Espiritu. Mm-hmm. Happy viewing po sa inyo lahat. Kayo po ay nanonood ng Pool Warrior Promotion. Yan, pare, mayroong gustong mag-inquire ng paano daw maging member ng Pool Warriors. So, ayan. At yan ay sinabi ni Olnalro. Rolando. Si Rolando Serrano. Ayun, si Rolando. Okay, kala mo ha, hindi namin mababasa ang pangalan. Hindi, nag-PM na kanina yan. Okay. Nabulol ako sa pagbigkas ng kanyang name. Buti na lang, tinipe niya ng tama.
Okay, sabi ni Randy Vecino, kakanain na daw ni Bert Pasay. Tanong si Mr. Jordan Pateros. Talaga ba? Kaya lang, sa itsura ni Mr. Jones, eh, napakaseryoso. Natatawa ako eh, parang Mike, eh, one time may naglaro sila at parang namutlaya lang dito si Mr. Bert Pasay. Natatawa lang ako. Eh, ano lang po yun, isang joke lang po. Talaga ba? Anyway, sa pinakikita ni Ma'am Denden dito, mukhang pahihirapan niya talaga si ano. Parang ayaw niyang bigyan ng tira dito si Mr. Jones del Rosario, no? Napakaingat pala maglaro ni Ma'am Denden sa ano. At pagtating naman sa tournament. May thumbs up pa tayo. Christian Garcia. Happy viewing. Alright. Wow. Oh, yung mga hindi pa nakasubscribe or mga nakapollow sa ating Facebook page, sana po makapag-follow na po kayo sa ating Facebook page, Pool Warrior Promotion, no? Para po ma-update kayo sa lahat ng aming pa-tournament. Ayun, sumablay si Denden. Ano, kinukombinasyon ba yun? Oo, kinukombinasyon. Ito na. At medyo namumurob. Nagbabalik si Jones del Rosario. Namumroblema pa rin dito si Mr. Bert Pasay. Puro ang puro na lang angal sa sakit sa ulo. Ano ba? Ay! Ako! What's ano that? Nangyari tayo? Ayan. Anong nangyari? Ay, hindi ko alam kung anong ginagawa. Pinagtatawa na siya ni Ma'am Denden. Oo. Simpleng nipisan, hindi napapasok. Kung meron pong grooty-prooty, meron pong stone cold. I like it. Yung po ay, yung grooty-prooty po is parang punong kahoy. Ay, may dito pala, meron palang bakal dito, mas matigas sa kahoy. Ito na. Si Ma'am Denden, pinag-iisipan niya yung clustering ng 4-7. Ang score pala natin ay 4-1 lamang po si Ma'am Denden. Ito po yung race 9. Opo, at shoutout daw sa tropang Novaliches. Bayan po ng Novaliches kay King Billing. King Bling. Okay. Ayan. Ano nangyari? At ito yung parang combination na yata ito. Possible combination. Tingnan natin sa top view camera kung kukombinasyon ni Ma'am Denden. Tingnan natin. Parang combination na. Walang butas eh. Ang masakit yan. Oh, ayun, binrake niya pa yung kwarto. Talang walang estargas ng si Mr. Bert Pasay. Puro hinanaing po ang nakikita ko sa mukha ngayon ni Mr. Jones del Rosario. Ang feel, ano bang feeling? Anong feeling ng walang S? Ayan, natatawa ngayon si Miss Denise. Ito na. Ayun, tumama. At nagsalita si Mr. XP. Ano ba yun, Jones? Ano ba naman yun, Dr. Jones? Ang saya-saya. Shoutout, Boss Oben. Epad, palengka. Si Ipad! Alin? Si Ipad yung manager. Pwede siyang sumali. Oo. Boss Ipad, pwedeng-pwede ka rito dahil kalaban mo lang sila utak. Pwedeng-pwede ka dito. Ayun. At least nakikilala kasi nung una, baka mamaya kasi mahirap mag-imbita. So ito, trial and error lang ang ginagawa natin. Sinubukan lang po namin magpa-tournament. Ito po ay katuwaan lang po ng grupong Pool Warriors. At hopefully, maging successful po ang aming pa-tournament. Ayan, may pa-shoutout buhat kay Brian Santos. Oy, shoutout po kay Ryan the Poisonous Bean Aguila ng Pladway, yan po si Munggo. Poisonous, ha? Talagang poisonous talaga. At, Ba't tinatawag na poisonous? Ibig sabihin, pwedeng makalason dahil nakakapuwing natira. Yan, poisonous, eh. Talaga ba? Lumalaban yan sa mga mall, sa mga matataasang tira kasi dahil gusto niyang tumaas talaga dahil kalalaban ng kalalaban. O yan, ano ba nangyari ngayon? Kitira si Denden ng 4. Yun. Yeah. Parang to or iko-combination ng tira niya para dito, parang combination siya din. Pero tingin ko ididepensa niya 'to. Ay si Nonoy. Nonoy ng Nonoy Magbanwa, si Nonoy Bicol nanonood. Shout out sa iyo. Nonoy at nawala siya dito sa Pasig. So nasa Bicol yata ang balita ko, nasa Bicol siya, no. Si Nonoy po 'yan, yung dating bata ni Boss Benny na taga Santo Tomas. Shoutout sa iyo, pare ko, at sana makabalik ka ng Manila at para makapaglaro ka rin sa ating tournament. O, yan. Yan, magbabalik sa lamesa si Dr. Jones del Rosario. Ngunit medyo mahirap ang tirang kombinasyon na gagawin niya sa 4.
Ito ay 4-9 combination. Nakikita natin sa top view camera. Ah, pwede pala. Kaya lang, ang problema dito, ah, paring oven, yung ano, preparation sa sink. Ito, ang tingin ko dyan, paring nga, Mike, ititirahin ng Korean at pasisingitin yan sa 9 para makababa yung pamato. Pero medyo risky yung tira na yan. Pwersado yan. Sino ba ang titira ngayon? Ah, si Dr. Jones ang titira yan. Pa-shoutout po! Ang Tagalog, Lawag City. Ba, puta, mayroon pa pala. Okay, kay AJ Ligot. No, pa-like na rin sa aming page. At pa-subscribe na rin sa aming Pinoy Pool TV YouTube account, no? Sana po makasubscribe kayo. At yun po ay tinutulungan po ng ating streaming ang promoter ng Pinoy Pool Billiard o Pinoy Pool TV. Yan po yung aming vlog. Hello, good evening po. At paano po sumali? Ah, daming gusto sumali sa palaro ng Pool Warrior. I like it. Yes po. At dahil po dyan, ayan, may follow and Pool Warrior just now. More power kay Rendibera. Okay, Rendibera, paki-subscribe na rin ang YouTube account namin. Yun po yung Pinoy Pool TV. Ayan po, ha, paki-subscribe nyo na rin po. Ayan. Ang ganda ng tinira ni Dr. Jones. Dr. Jones yung... medyo kapos nga lang. Ayan, no? Tapos lang, no? Parang medyo nahina ng halanganin yung tira ni Dr. Jones doon, pare. Oo nga. Salamat sa ating mga nanonood pa rin hanggang ngayon at hindi sila bumibitaw sa ating streaming. Hopefully, maging masayahan po kayo sa aming streaming, no? Kahit po medyo pupugak-pugak pa dahil ito naman po ay ginagawa lang po namin ayon sa aming gusto lang, passion lang po. Yes, sir. At ito po ay non-profit organization. Iyon po. At ito ay libangan ng magtotropa at kaya po kami nagla-live streaming. Ang tumitira po ngayon ay Jones de Rosario kontra po kay Denden Santos. Tumira ng 5. Napalakas yata. Talagang nilakas talaga ni Jones. Nawala. Nadispabor. Nanigas ka, Jones. Napalakas ang tira ni Dr. Jones. Okay. Ayan. Kakamot-kamot si Dr. Jones. Ano bang nangyari sa'yo, Jones? Ang palaro po namin ay top 16 player, Class A. Ang magcha-champion po dito ay 10,000 pesos. Ang second place po ay tatanggap ng 5,000 pesos. At ang third po ay tatanggap ng 1,000 pesos. I like it. Ayan, tumira si Jones wow, sa size. Ang ganda. Kinontra pa ho. Ano to, lalagariin yata nito. Napahina na naman. At ayun. Ito, another... maghihinanakit na naman sa tira rito si Jones. Puro hinanakit na lang ang inaabot mo, Jones. Ano ba yun? Ayun. Ay, nako. Hindi. Malam ko si Dr. Jones eh. Magaling siya sa pagkami live streaming or camera. Dahil talagang inilalabas niya yung 100% niya. Pero bakit nung kalaban niya itong si Denden, parang puro hinanakit na lang ang ginagawa niya. Uy, 101. Happy viewing sa 101 viewers natin yon. Wow. Ito po, tumitira po si Jones de Rosario kontra po kay Denden. Ang score po natin ay 4-1. Ito po, race 9. Ayan, happy viewing ulit kay Gian Jose. Ayan. Watching from Joe Pautarlac. Ito po, tumitira na po ng ni Peace. Bangshot. Sinabaw! Ang galing! Kaya lang, ito na naman, naghinanakit na naman. Puro hinanakit na lang ang nangyayari. Nag-doblete pero wala palang prep. Parang ano, parang bakati ulo ni Dr. Jones ngayon. Ito at natatawa na lang ang ating The Funny Guy. Ito diba, si Mr. Funny Guy ito eh. Pumamewang na lang po. Ang hirap po kasi niyan. Kung titignan yung stop yung camera, dodoblete ni Dr. Jones yan. Hindi, parang safety gagawin ni Jones. Hindi niya ibibigay. Pero parang pangsabaw na eh. Oo, pangsasabay talaga yan. 114 na ating viewers. Good evening po sa inyo na nanonood. Ito po yung palaro ng Pool Warrior with coordination of 9-10 Slight and Sound. Dinipensa! Ano ba yun? What's that? Parang ano, nakakadiri ay yun. Ano ba yun? Ano yung sports Jones? Game na po sports ni John. Po ni John. Ang score natin is 5-1 na po. 5-1 na po. Ang score natin.
Kontra po kay Denden Santos. Ayan, o. Dudublete lang eh. Hindi pa na dublete. This is brought to you by Pool Warriors Promotion. Patilicious Crispy Pata. The best crispy pata in town. Dito po yan sa Pasig. And 910's Light and Sounds. Ayan po. At ang naglalaro po ngayon ay si Ma'am Denden Santos at versus Jones Del Rosario. Ang score po natin ay 5-1 po at rock number 7. Hindi makapiniwala si Dr. Jones. Pininyahan niya yung G's para kay Madam Denden. Sabi ni Marlon Mako Leyte, Dr. Jones, anong nangyari sa tira mo? Anong nangyari? Uy, 121. Ay, happy viewing po sa inyo lahat. O, yung mga hindi pa po nakakapag-like pa sa ating page, kindly po, baka pwede po, paki-like po at paki-follow na rin para sa aming vlog lang po. Ito po, Rock 7. Denden's break. Ito po, tingnan natin kung may pumasok. It's... Parang dry break na naman. Dry break na naman. Dry break. Huh? Medyo hindi pa nila kabisado ang break dito sa ating TV table. Yes, at talaga namang napakaganda kasi ng ating lamesa. Diretsyong-diretsyo. Mamahaling tapete, saan ka pa? Ito po, maraming salamat po kay Bads Perez. Shiner niya daw po ang page ng Pool Warrior. Si Dr. Jones daw, tama bola. Sabi po ni Ginob Leon. Ayan. Yan po, si Dr. ICXP. No? At yan, tira siya si Jones sa top view. Ang ganda naman ng top view ni Mr. Jones. At kitang-kita pahalik kanyang, pa, no? Kitang-kita ang kanyang stroke. Ganda. Ayan, medyo open na ang bola. Siguro titirahin na ni Mr. Bert Pasa ito. Oo nga. Medyo nakasimangot na siya, no? Talaga ba? Mm-hmm. Sinilip. Ayan, tumitira po ng tres. Preparasyon sa kwarto. Gagamit pa siya ng two cushion. Yes, at ang ganda naman. Perfect! Yes, ang ganda ng tinira. Talaga. Si Erwin Buko, a.k.a. Erwin Pragda. No? Yan po si Buko Men. Happy watching sa'yo at galingan mo naman. Suki, sabi sabi ni Erwin Buko. Suki ka pala niya. Ano? Ayan, at ginagalingan na. Hindi ka mapapayari ito. Gumaganda na yung tira ni Diyos. Meron ng power yung tira niya. Boy Pectus is watching. Ba? Sumasagalpak na hindi si Dr. Jones. Hindi nga pala nasali rito si Boy Pectus. No? Noong mga time oo na nga, dapat. Pwede nga pala siyang sumali. Kaya lang medyo na busy siya dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Nakikiramay po ang pamilya ng Pool Warrior sa kanya. Okay. Anyway, mabalik tayo sa game. Ayan. May nag-PM sa akin. Pasensya na po. Hindi ko po nasasagot ang mga PM nyo ngayon dahil nag-live stream ko ba? Oo. Na-share ko na po ay sabi ni Migo ay maraming salamat po. Eto po, tumitira na po si Jones. Ang score po natin ay 5-1. Ito po yung race 9. Uy, Cecil Santos, sa kapatid ni Denden. Pare, may sinasabi. Ano? Pakibasa mo nga. Ano yan? Inalipusta nyo po kasi gumaling tuloy. Inaalipusta. Tama ba? Inaalipusta nyo po nyo kasi kay gumaling tuloy. Happy watching sa iyo kay Cecil Santos. Inaalipusta daw natin si Jones ba? Tama ba? Kapatid po yan ni Miss Denise or ni Denden Santos. Na anak ni Rolly Boy Santos. Shout out sa iyo kung nanonood ka. Ayan, sabi ni June Manansala, sabi niya, tama na ang pag-aalalay, Kuya Jones. Talaga ba? Yung pulso may problema, umaalala yung pulso ni Jones. Hindi naman, de, talagang nadi-disfavor lang naman talaga yung ano. Ayaw daw manood ni Mr. Rolly Boy Santos, yung po yung mabutihing ama ni Miss Denise or ni Denden Santos. Ayan, wow. Ang ganda na nga. Ang ganda na tinitira ni Jones ngayon. Ha? Medyo nabuo ang kanyang composure. Ha? Oo. At ayan. Last 3 ball para kay Mr. Jones. Inaanggilan niya pa yung tira sa 9. Ay, maraming salamat sa pag-share, Gene Jose, sa ano. Uy, sharer siya. Oh, nakalagay. Ibig sabihin, talagang nag-share siya. Ayan, nakalagay sa itaas. Salamat po para sa kay Miss Gene Jose. Ay, maraming. Okay, no? Maraming salamat po. Tumitira po si Jones ng 8. Ang ganda ng tinira ni Sir Jones doon.
medyo malayo lang pero makeable shot pa rin. Ayan. Ayun oh. Binabanat niya yung kanyang braso kasi medyo gagamit siya ng konting lakas dito para bumaba yung patok. Tignan nga natin sa top view yan kung paano gagawin ni Jones. Parang gagamit ng dos banda, parang Mike, or corrida lang. Malamang, corrida lang. Ayan! Ay! Nontra! Sinira yung banda, wow! Parang Oben. Eh, baka Mr. Jones. Ayan. At gumagaling na nga siya at ayaw rin niya magpatalo. Dahil sa tournament po nung nakaraan, 2 times po siya nag-entry. Ngayon po, pag may bakante, mag-entry uli si Jones. Ayan, last ball para kay Mr. Jones. Ito na. Ayan, ang at, ganda. At sumagot na si paring Jones. Ito po ay hinahatid sa inyo ng Fatilicious Crispy Pata and 19 Stanley Round with the coordination of Pool Warrior Promotion. Ang yes. Naglalaro po natin ngayon ay ang Denden Santos versus Jones Del Rosario. I like it. It. Ang okay. Score po natin ngayon ay 5-2. Ayan. Wow. Yung tip na binigay ko sa iyo, sinabi sa akin ni Boss Randy, magaling daw yung tip na binigay ni Boss Oven. Opo, kasi po, naawa na po ako dahil dalawang beses pong sumali nung nakaraan sa tournament to dahil walang tinalo. Dahil dyan, naawa naman ako, binigyan ko na ng napakagandang tip na po, na talagang mapapakinabangan. Kasi po, ito po ay nagkakatuwa lang talaga kami rito eh. Kaya lang, yun. Anyway, ito man si Eric Bayhon. Eric Bayhon at Jesse Gante, sabi ni Jesse Gante, iba ka Jones. Sabi. Rock and run na ginawa ni Dr. Jones. Iba pala na magalit. Oo nga. Ito, for the break, this is rock number 8, Jones to break. Ang score po natin ay 5-2, lamang po si Dended, boom break. It's dry break yata ito. Oh, yung tip na, paalala ko lang, yung tip na binigay ko kay Jones, yung mga pinagpalitan yun. para hindi rin siya, no? Rocky Alcazar, buti pa si Jones, binigyan mo ng tip. Pinagpalitan yun, Boss Rocky, hindi po bago yun. At, kasi naman, araw-araw ko naman nakukuha sa kanya yung pambiling tip. Ito naman, ay. Nagbabalik po si Ma'am Denden sa lamesa. Anong rock na tayo, paring Mike? Rock number 8. Labang po si Ma'am Denden, 5-2 ang score. Kontra po kay Jones Del Rosario, tumitira po si Denden Pateros, kung tawagin. Eric Bayhon, sabi ni Rodi Oben, bigyan mo rin ako ng tip. Oh, walang problema. At bibigyan kita ng master tip. Master tip lang naman ang aming tip dito. Napakaraming tip dito. So, galing US nga lang yon. Sabi nila. Ayan, tira si Denden ng 2. Pinatras para sa 3 pero napalakas yata at pinipigil ni Miss Denise. Ayan, malayong tira. Long shot to, parang pahatakan yata to. Pulsuhan to, parang may call. Pwedeng i-sideball yung 4 eh, no? Eto, mahirap na stroke. Eh, medyo ano, medyo masungit pa naman yung butas niyan. Pare, eh, kaya lang pare, pag babae titira, puro 0-0 ang patama ng babae. Pare. Oo nga! Kasi iba yung pulso ng mga babae. Ito nga. No? So ayan, grabe, gitna, kahit long shot, no? Gitnang gitna yung patama niya doon sa ano. Ang galing ng pagkakatira. Eh, ito na po. Ma'am Denden. Magaling na bilyarista to na babae. Pare, paalala mo nga pala, siya yung huling kumuha ng kampiyon, ng champion dyan sa Crave Sports Bar nung nakaraang ginanap na tournament. Oo, oh, magaling. Ay, yung problema, nabati natin at parang may S naman talaga. At walang S si Jones. Mukhang, tanaw ba? Mukhang tanaw naman. Oo. Oh. At magkakaroon mo ng pagkakataon dito si Bert Pasay. Uy, I like it. Ha? Ano kaya ang gagawin tira ni Jones dito? Ayan, magbabalik po si Jones Del Rosario, tirang 4. Pero mahirap ang layout ng bola. Kasi pa rin ang ating mga followers, ang ating mga viewers at talagang hindi tinitigilan ang ating streaming. Talaga naman kasi napaganda ng aming hinahatid sa inyo. At ito po ay dahil sa promotion ni Mr. Michael Tuason, may-ari po ng 910s, Lights and Sounds at Crispy Pata, Patilicious, the best crispy pata in town. Ayan. Ito, sabi ni Gino si ano pa rin, sabi, magaling na isterador. Isterador. Dalawang ating commentator.
I like it. Estirador, tama po yun. Kasi po, pag tayo po eh, hindi masaya, eh, ang mangyayari parang pangit naman. So, medyo dapat, medyo masaya tayo. Dahil hindi naman tayo narinig ng ating mga manlalaro. So, dapat, pag naglalaro ng bilyar, nagko-comment lahat, dapat medyo masaya tayo. Ini-stir lang po. Yun lang po yung mga biro-biro lang po namin. Ito na po, tumitira na po si Ma'am Denden. Ano ba ang streaming time natin? At tingnan natin kay Miss Denise Santos ang tinira. Okay. Ito. Wow. Mm. Ano na yan? Ang tira na yan. Si Jones, nabigyan ng pagkakataon para ubusin ng... May isang oras na pala tayo nag-i-stream, no? May isang oras na silang naglaro. Ah, oo nga. Happy watching sa uli sa mga kababayan natin uli, ha? Na talagang nag-i-effort manood. Uy, Chris Soriano, si Mr. Gcash. Oh, si Mr. Gcash, magandang gabi sa'yo. Pa-shoutout sa mga gwapong commentator. Talaga ba? I like Mr. Gcash, I like it. At hopefully, dapat makasali ka rito, pero medyo YC, ha? Joke lang, Chris. Joke lang. Anyway, eto na si... Kasali ka naman sa top 30, sa 32 natin na palaro. Ayan, abangan natin yan, ha? Malapit na pong buksan at nakapag-spin the wheel na po ang maglalaro sa ating 32 competitors ng Pool Warrior Open A, B, and C. Halo po yan, mayroong handicapping. Opo, mga next week po, pwede na po natin tayo magpa-schedule sa top 32 player. Yung available po. Yeah, PM nyo lang po si Michael Tuason sa scheduling na kung kailan nyo gusto maglaban. Okay. Simulan na po natin ang laban ng 32 player para hindi tayo abuti ng September 30. So, tatanong lang natin, baka may magtanong. So, paano pagka nagpa-schedule sila sa Class BA, dapat dalawa lang ba ang maximum na maglalaro sa isang araw? Pwede po, kahit mga... Tatlo, no? Pero aagahan dapat. Pero tingin ko, parang Obed, na siguro dahil sa class nila B, D, and C, medyo matagal ang laban nila. Kaya so, maximum lang natin ng 4 players lang. So, ibig sabihin, dalawang set? Dalawang set lang. Oo, kasi kagaya nitong laro na to, panay class A, umaabot ng isang oras pagka nagkapisingan. So, nakakainip din sa pangatlong manlalaro ng torneo kung masyadong mahaba ang laban. Kaya nga dapat dito, kung nagpa-schedule kayo ng laban nyo, dapat kung matapos kayo ng maaga-agad yung unang maglalaro, at least eh hindi kayo maghihintay. Dapat kung nagpa-schedule kayo ng 7 dapat nandito. Yes, kayo. Yes, okay, sir. Para maiwasan natin ng clogging sa mesa. Oh. Po. Ayan, last two ball para kay Dr. Jones. Ayan, gumamit ng dos banda. Pero napalakas na naman at maghihinanakit na naman yata si Dr. Jones. Pero sa pagkakataon na to, matatawa na lang siya sa ginagawa niya. Ano ba nangyari sa iyo? Actually, itong 10 ball, mayroon makeable shot. Nagdadabog siya sa mesa. Kitang-kita yung passion niya. Masyadong malakas yung tip na binigay natin. No? Oo nga. Ito na, tumitira ng pampanalo. Tingnan natin. Ayan. Wow! Tinira. Ang ganda ng pagka... Grabe naman yung tinira ni Mr. Jones. Dahil dyan, ang score po natin ay 5-3. At lamang po si Dennis or si Denden Santos. Ito po ay hinatid sa inyo ng Pool Warrior Promotion and Fatalicious Crispy Pata and 910 Slight and Sound. Yan po. Ang naglalaban po natin ngayong gabi ay si Denden Santos versus Jones Del Rosario. Ayan. At ito po ay buat sa inyo ng Pool Warrior Promotion. Yan. Class 8 division po ang laban na to. Ito po ay Race to 9. At ang kanilang rules po is no golden break. International po ang kanilang banda. And then ang rules ng kanilang laro is 9 balls. So pwede pong makakasoy dito yung G's. Huwag lang po sa Sargo. Ito po, bumati po si Carlito Tolis Victorino. Uy! Ayan. AKA si Tolich ng Eastwood. Ayan, ang sabi niya, tirahin mo na, Jones. Magandang gabi sa'yo, Boss Tolich. Sana nakasali ka sa tournament ng Class B or Class A. Nakasali ba si Boss Tolich, pare? Hindi siya nakasali, pass muna daw siya. Anyway, okay. Itong break na to ay rack number 9. Jones Del Rosario to break. Tingnan natin ang kanyang break at ng kalat ng bola.
Ayun, tumapyo muna tayo. Ayun, no? Parang, may pumasok? May pumasok ba? Puti yata ang pumasok. Ay, hindi. Dos. Dos? O ba? Ayan. Pagkakataon na ni Mr. Jones del Rosario na maka-abante rito, no? Open table po ito. Ang problema na po dito ang clustering ng 710. 710. Pero mahirap preparasyon, paring Mike, yung tira dito sa Matrix. Alanganin dahil medyo... parang pa-scratch. Kung isa side naman, alanganin pa rin. Tingnan natin yung pamamaraan dito ni Dr. Jones. Ayan, sabi ni Mr. Carlito, next time mga boss, I like it. Yan. Ito pa yung division ng mga Class A. Wow. Ayan, mga Class A po yan. 16, ay, dumipens. Tira ang mangyanyakaw ang ginawa ni Jones. Ang ganda ng depensa niya. Pag pumasok, may tira. Pag hindi pumasok, walang tira. Depensa talaga. Intentional depensa yon. Ito na po. Nagbabalik si Ma'am Denen para tumira ng counter safe. Yan. O, paalala mga katumbok. Last na po itong aming game para sa araw na to. No? So bukas, hopefully, kung may magpa-schedule, is i-update na lang natin sa ating group or sa aming page. Okay. Ayun. Ito na po. Titira na po si Jones del Rosario. Open na po ang uno. So, inabot na tayo ng anong oras na, paring Mike? Alas 11. Pero maaga pa rin naman. Dahil ang mga bilyarista, puro mga puyat siya, mga team puyat siya. Kaya okay lang sa kanila yun. Ito. Ang ganda ng tinira niya ni Boss Jones. Pero panay kamot ang ginagawa niya. Bakit kaya? Ay, siyempre, dapat maganda ang kanya magiging preparasyon. Pero ganyan naman ang mga bilyarista. Puro kamot sa una ang ginagawa, pero pasok naman ang pasok. Tingnan natin kung makaka-recover dito si Mr. Jones, a.k.a. Dr. Pasay or Bert Pasay. Ang ganda. Aquatro yung titirahin niya. Pwede na, pwede na. Makeable shot naman niya. No? Nilagay niya sa long shot kasi kinukontrol niya lang ang tira dito. Maganda naman. Makeable shot. 5, dudukutin niya. Siguro pag gagamit ito ng ano, corrida to rail cushion to three rail. Tingnan natin layout sa top view camera natin. Mahirap yung 5. So ilang bola pa ang natitira dito? 7. 7 bola pa ang natitira. No? Dapat medyo mahirap ang position. Persa siya. Gagamit siya ng lakas para ma-exacto niya yung preparasyon sa 5. Anong oras po ulit bukas, mga sir? Ah, okay. Sabi ni Gino Jose, anong oras? Oh, wala pa pong official na nagpapa-schedule para bukas. So, magpo-post pa lang po tayo para makita ng mga players natin ang kanilang bracket. So, ginagawa pa lang po natin yung bracket. So, bukas, hopefully, baka mayroong magpa-set. So, araw-araw naman po ang laro natin. Mas available po ang mga players natin. Yan. By schedule po ito. Obensina, di ba? Yes. Eto, tumitira na po ng 5 si Jones. Paano kaya niya preparasyon ng 6? Kaya lang, parang walang butas. Good evening, Boss Eric Bayhon, sabi ni Carlito Tolitz Victorino. Ayan. Tumitira po si Jones. Ay, nako. Napanako. Ano ba yun? Open table po ito para kay Denden Pateros. Ilan taon na ba ito si Ma'am Denden? Ang alam ko, nasa ano pa lang ito eh. Bata pa ito, nasa 20 pa lang ito. Or 22, or di ko lang ma-sack lugar. Talong na lang natin kay Cherise or kay Ma'am Cecil na nanonood ngayon. Ilan taon na ba si Miss Denise Santos? At para tinatanong ng ating mga viewer, ilang taon na po siya. Ang ganda ng tinira niya. May napipintong depensa. Buhat kay Ma'am Denden yata. Kasi wala pong atake na pwedeng pahulugin yung sa east. Malamang to, pahahalikin niya yung pato o manibol doon sa yun. Kukover niya doon. Ilalakbol na to. Ayun, di pala, sinapety lang. Ayan, no? Ang gandang safety play. Ayan. Eto na. Tirang sa is. For the win na ba yan? Hindi. Ang score po natin ay
5-3 ang score. Ang lamang po ngayon ay si Ma'am Denden Pateros. Numipis. Ang ganda ng ano. Parang bad shot yata. Hindi bumangga sa rin. Good shot pa. Makikita naman natin kung dadamputin yan ni Denden. Pero good shot tingin ko. Ayan. Sumagot na si Ma'am Cecil Santos. Ang sabi niya. Si Denden ay 24 anyos. Okay, 24 years old. Sabi ko na, nasa line of 20 lang. Thank you, Miss... ano? Tawag dito? Si Miss Cecil. Ayan, at nanonood din pala si Rolly Boy. Uy, Rolly Boy Santos. Shout out sa'yo, boss! Yan po ang boss ko sa Pateros. At yan po ang butihing ama ni Miss Denise Santos. Ayan, tumitira po si Ma'am Denden ngayon. Ito na. Ayan, yes sir, pipiin ko po kayo pag may laro dito po sa Pool Warrior Promotion. Eto, na-lockball po yung ano, blessing ni Dr. Jones kontra kay... Ay, hindi pala lockball pala to. Halik pala siya. Ayan, no? Naku, na ano? Pinapapasok pa pala yun. Kaya pa pala yun. Na-scratch na, nag-open table na po para kay Dr. Jones. Antira. Ayan, titira siya. Apat na bola para sa ika-apat na panalo. Nino, ni Dr. Jones? Oo. Aba, humahabol si Jones. Na-stress yung tira wow. Ni, ano? Si Ma'am Denden. Ayan, at kita-kita naman na pinagbubutihang maigi dito ni Dr. Jones ang tira sa 8 samantalang tatlong bola na lang ang nalalabi rito. At lumalapit ang score. Wow, I like it. Dumidikit na si Dr. Jones. Ah, okay. Sabi ni Cecil Santos, ako daw ang boss. O Ben, ikaw daw ang boss ni Rolly Boy. Hindi, totoo niyan is talagang ang pakikisama lang natin is puro boss lang ang taong natin. So, nakikisama tayo dahil puro boss lang. Happy watching si ulit-ulit. Rolly Boy Santos, a.k.a. Rolly Boy Pateros. Ayan. Medyo nagkaroon ng problema si John sa ano sa tira niya sa 8. Ano, parang ano naman nangyari kay Jones? Dumikit yung parang ano. Parang naghihina ng ina ng ba si Mr. Jones. Dumikit yung pato sa rail. Medyo mahirap na tira po yan kahit sinong bilyarista. Kailangan niya matinding konsentrasyon at pocketing skill. Wow. Message si Taser, sabi ni Erica Bayon. Ayan. From widescreen. Masyad, ano? Watching po from widescreen. I like it. Sabi ni Ma'am Cecil Santos. Watching. Yeah. Nanonood talaga sila sa palaro ng Pool Warrior Promotion. Okay. Pa-like na lang po ng aming page para po ma-update namin kayo. At salamat sa inyong papanood ngayong gabi. Ang score po natin ay 5-3 lamang na po si Denden Santos. Lamang naman talaga si Denden Santos kanina pa. Eto. Humahabol po si Dr. Jones. Pocketing with matching corrida short. Ayan, short ang tira. Parang ang hihirap ng preparasyon ni Dr. Jones ngayon ah. Ayan oh. Pinapapasok na lang siguro ni Dr. Jones kahit ang tira pilipit, ang preparasyon pilipit, pinapapasok, wag lang mapahiya. At least itira si Mr. Jones ng ano, for the win. Uy. For the win na po ito. Pocketing skill na lang ang gagamitin niya dito. Wala nang siyang bibigyan na preparasyon. Kaya lang, alanganin yata ito sa scratch. Ayan, at sinisilip pa ni Jones, no? Talagang ayaw niya talagang bitawan ng tingin itong tira sa Jis. Pero makeable siya to, pare Mike. Ayan, titira po ng ano. Ayan, yan na po. Naga 4-5 ang score. Umiscore na po si Jones del Rosario. Ang score po natin 4-5. Ang nagpapalaro po ngayon ay ang Pool Warrior Promotion at Fatilicious Crispy Pata. And 9-10 Slide and Sound. Ang naglalaro po ay si Denden Santos versus Jones del Rosario. I like it. Anyway, eto. Aba, parang 5-4 na ang score natin. Yes, sir. Lamang ng isa po si Denden Pateros. Wow.
Tapos, nag-shoutout po dito si Rocky. Sabi niya, I am Groot. Thank you po, Boss Rocky. At siya po ang aking mentor. Si what? Boss Rocky Alcazar. Ayan, no? Sabi ni Boss Rocky, Japan, Japan. Nueva Ecija. I like it. Ayun, watching din po si Erwin Del Rosario. Shoutout naman po sa tatlong announcer na tawa lang ng tawa kay Jones. AKA Bert Pasay. Yan. Yan po si Utoy. Utoy po yan. Si Erwin Del Rosario. Shoutout sa'yo. Happy watching. Idol Buboy, bakit di ka kasumali? Sino ba yan? Idol Buboy Tikala? Okay. Ayan, open table po ito para kay Jones. So, pumasok po na... Anong rack na tayo at hindi nag-score si Jones? Rack number 10 tayo. Ang score niya is 5-4. Ayan na po. Open table po para kay Jones. Ang mesa. Ayan. Watching from Saudi, si Mia Mia. Wow, happy Mia watching. Mia. Happy viewing from Saudi. Mia Mia. At pagkatapos po nitong laban na to, paglalabas po ako ng official na top 8 po na nanalo sa ating top 16 players ng Class A Division po. Pagkatapos po nito, magpo-post ako para po makapag pa-schedule ang mga nanalo sa tournament, no? Okay, back to you, Sir Mike. Ito, tumitira ng uno si Jones Del Rosario. Ay! On the teeth, ibig sabihin, kumanto yung medyo tira niya. Medyo mahirap. Ang sabi ng tirador, umaugaw naman siya. Ano ibig sabihin nun? Sayon siya na, ang sabi ng tirador. Eto, nagbabalik si... Den. Ito muna, paring open. Okay, ayan, tumitira na po si Miss Denise Santos ng uno. At pine-placing niya sa 9, kaya lang iba po ang nangyayari, no? So ayan, at tignan natin. Tinira ni Jones. Okay. At na-cover yata ang tinira ni Jones para dun sa tira na yun, no? Si Buboy Tikala, hindi raw kaya sa gabi. Yes, pwede ka naman magpa-schedule ng mas maaga kung kakasundo naman kayo ng... Uy! Parang ano ba nangyari? Parang foul yata dun si Miss Denise at makakaroon ng parang another free... Wow! Magkaroon si Jones dun ng libre, pare. Libreng tira at combination shot sa... Oo nga. Jeez, at ayan, dahil dyan, ang score natin ngayon ay... all 5. Oh, ayan, at yan ay hinitin sa inyo ng... Full Warrior Promotion, Fatilicious Crispy Pata, and 9-10 Slide and Sound. Ang naglalaro po natin ngayon ay si... Denden Santos po, a.k.a. Don Denden Pateros, at versus Jones Del Rosario. Ayan. Medyo meron siyang, swerte. At na-placing meron talagang... May talo din kay Bert Pasay, pare. At ito, gagalingan na ni Bert Pasay. Sayang naman yung araw-araw mong pinapractice, no? AKA Bert Pasay, all 5 na, race 9 lang po. Ayan, ito. May wow. Shoutout si Payumo Ace. Si Bricks yan, eh, no? Oo, si Ace, pa-shoutout po kay Denden. Sana makalabang ko rin yan dyan ang cute. Uy! Parang natanggal yata yung ating video. Exit natin. Ano ba ang nangyari? At punta ulit tayo. Yan. Pa-shoutout kay Denden. Sana makalabang ko rin yan dyan. Ang cute kasi. Kaya pala na-in-love si Rondel Francisco. I like it. I like it. Alright. Ito na. Tingnan natin. Magbabalik sa lamesa si Denden. Okay. At parang... Tingin ko, makeable shot yung uno para sa kanya dito. Aba, umabol si Dr. Jones, pare. Nasabihan lang natin, no? Ingat tayo sa bola dahil lahat po ng bola is pwede po na masagi. Pwede po siyang ma-foul. Ayan, pininyahan. Matalagang ang mesa talaga ng Pool Warriors. Hindi pa pwedeng kakanto. Talagang masungit. Ayan po yung aming talagang mesa dito. Kaprasong sayad lang talagang maiiwan sa butas. Dapat dito, 0-0 ang tira. Ayan na! At nagkaroon na ng momentum ngayon si Jones. Anong nangyari sa ating live streaming? So ayan, at parang Nag-hang ang ating
cellphone. Cellphone, pero dire-diretso lang po ang ating streaming, no? Parang ayan. Bumitaw, no? No, hindi. At nakaka-green sign tayo sa ating streaming. So baka mamaya yung cellphone lang ng ating monitor. So tingnan natin sa iba pang monitor at check natin kung ano ang nangyari. Ito. Ayan. Naglag po. Ah, oo nga, naglalag nga po. Hindi po namin alam kung bakit naglalag. Sensya na po at naglalag yung aming yung aming streaming dahil may ginagawa pong poste sa labas. So anyway, bumabalik po ang ating mga nanonood. Ayan. Naglag po ang aming ang stream. So sensya na po. At ito, bumabalik uli unti-unti ang ating mga viewers. Mm-hmm. Ayan, tumitira po ngayon si Jones Del Rosario. Ito po ang layout ng bola natin ngayon. Medyo dikit pala sa 5. Sabi ni XP, kombisoy daw ang ginawa ni Jones. Kombinasoy. Kombinasoy yan, sabi ni... Ayun! Wow! Muntik na. Ba? Talagang napapabody language. At may hinanakit na naman ang nangyari yata. Wala. Kasi ang tira niya yata is 4, no? So, ayaw ni Jones doon ng magiging preparasyon kasi mahirapan siya sa 5. Pwede yan. Madudukot pa yan. So, anong kaya ang magandang gawin tira rito? Medyo... palaisipan para kay Dr. Jones ang tira na to. Ayan po. At iniisip maigi ni Dr. Jones or ni Bert Pasay ang tira dito sa 4. Ayan, tira sa 4. Ano kaya magandang tira? E-sport na game ba? O same packet kukunin ng 5? Ayun. Ayun. Medyo na short. Hindi na short. Mali talaga yung kanyang ginawa. So, packeting na lang or dublete. Or pwedeng safety shot ang gagawin dito. Sa mga nanonood po natin dyan na bago, pasensya na po at nanaputo lang ng streaming. At sa susunod po, sisikapin namin na mas maganda at mas quality ang aming stream. Thank you po sa mga manonood. Yan, ang tumitira po ngayon, si Jones de Rosario kontra po kay Denden Pateros. Ang score po natin ay all 5. Wow. Ito po yung race 9. Wow, at ayan eh, hinabol ni Dr. Jones kanina ang score niya. Medyo malayo. Oh, kala ko, morgue na. Oh, yeah, ayaw buti, nakahabol po si Dr. Jones. Ayaw din pumayag ni Dr. Jones at ginagamit niya na ang kanyang anting-anting na talagang iniptalo ang kalaban. Ayan, napapansin ko nga rin. Oh. Medyo tinitiningan na ni Dr. Jones ang laban na to. So, parang pasok na sa dublete, pero nagbago na naman ang isip. Gusto niya, safety. Si Mr. Safety rin po ito. Magaling. Magaling talaga. Matyaga mong lalaro si Dr. At yan, tinitira na ng kanyang experience na. Ganda ng tinira. Dr. Jones, no? So, pwede na rin. Nagbabalik. At walang tira si Miss Denise dito sa tira na to. So, babalik. Ayan. Ilang bola pa ang natitira? 6 na bola pa. At ito ay malapit nang matapos. So, it's mga katumbok. Last set na po ito, no? Last set na po ito ng mga naglalaro. Last na fight pala, sorry. Last fight na po ito para sa gabi na ito. Ayan, sabi ni Eric Bayhon, veterans move. Wow, thank you, Eric Bayhon. At hopefully, maglalaro na rin si Eric Bayhon dito. Malapit na. Siya po ang unang-unang maglalaro sa pa-tournament natin. No? I like it. Sa TV table, makikita natin siya sa TV table. So, nag-request ang ating player na si Mr. Eric Bayhon na sana siya po ang mauna dahil gusto niya talagang maglaro sa ating palaro. Ito po. Tumitira po si Dende ng counter blessing para kontra po kay Jones Del Rosario. Wow. Ang ganda ng tinira. Perfect din placing din yung ginawa ni Dennis. So ayaw niya rin bigyan ng tira si Jones dahil umiinit na ang tira ni Jones. Kanina, ulo mainit. Ngayon, tira na. Tsaka si, napapansin ko si Dr. Jones, sinisilip niya lahat ng possible angle. Kasi, alam mo, sa totoo lang, medyo challenge talaga yung kalaban ni Jones dahil unang-una, babae ang kanyang kalaban. So, dapat... Tsaka, tsaka mas malinaw ang mata. Eh, si Jones, nagsasalabi na po yan. Oo, at ayan. Sinabaw, pero meron siyang S! At, wala. May S talaga. Na-cover. At sabi ng tirador, kumakaway. Sorry. Oo nga. Talagang napapaisip din dito si Dennis. Maganda rin yung ginawa ni Dr. Jones. Nilayo yung bola, no? Oo. At napapaisip. So medyo, ang kalaban mo pala, maring Mike, maiba tayo. Pagka pala ang kalaban mo, is hindi mo nabibigyan ng tira, nawawala ang tira ng mga kalaban or mga iyong kalaro.
So dunong talaga ang lalabas dito ang mananaig. Yung sabi nga ni Dennis Orculio, ang magpapanalo sa iyo dito, at sabi ni Yolak the Great na hindi na po nanonood ngayon, siya po si Mr. Angelo Kayangyang, ang magpapanalo sa iyo is yung dunong mo. Oo nga, tama. Ito na, nag-open table na ulit para kay Dr. Jones. Ito, pag nakuha niyo itong packaging na to, possible run out na to. Ang problema na lang nito, itong 5 and 6, kailangan tumanaw lang. Pag tumanaw, open na. Wala na ako nakikita ang problema din sa ibang bola. So, i-update ko lang lahat ng mga nanalo. Ito po, babagitin ko po at mamaya ilalabas ko yung poster. Sa bracket B po, ang nanalo po ay si Vito Corleone kontra kay Talbic Trias. So, siya po i-aabante ng isa at maglalaban po kayo. At dito naman sa kabilang bracket naman, si tawag dito, si ang nanalo po sa laban na yon, laban kay Michael Jamelano versus JR De La Cruz, aka kay Barek Palengke po. Umistorya yata. At ang nanalo doon ay si JR De La Cruz. So silang dalawa po ang maglalaban. Susunod naman po si Albert Manas na nanalo naman kontra kay Rocky Alcazar, at si Jonathan Adrino at si Brian Echalico na tinalo naman ni Brian, si Jonathan. So ang maglalaban si Jonathan ay si Brian at si Albert Manas. Dito naman sa kabila ang maglalaban, tinalo si Brix Llamas. Brix Llamas ni Rapi Septimo, na may score, hindi na po natin masabi kung anong score. So sa kanina naman po, nanalo ang inyong lingkod si Oben Sena kontra dito kay Jason Punsalan, at ang makakalaban po ni Rapi Septimo ang inyong pong lingkod. Okay, no? So dito sa laban na to, ito na po yung huling match po ng top 8 na papasok. Kung sino po ang mananalo dito sa laban na to, dito sa set na to, siya po is papasok na official na pang 8 pong mananalo. Sino makakalaban nito ng ano? Kung sinong mananalo dito sa kay Oben versus Dennis? Makakalaban nito ang naglaro kanina, tong si Alan Duluwa, na nakalaban si po Alan, si Pix Rodelas. Natalo po niya sa score na hindi ko alam kung anong score nila, pero nanalo doon si Alan. So ang mananalo rito is makakalaban ni Alan Muslim. Okay, back to you, Sir Mike. Ayan, ang gandang palaban na ito. Nasa na, hindi makita sa camera si Dr. Jones. Kasi, ayan o, tatago sila sa camera. At dinadaan na talaga sa dunong, Dr. Jones, maraming sumusubaybay sa iyo. Kaya kailangan hindi mapahiya ang Team Pool Warrior. Kailangan mong talunin si Miss Denise Santos. May pa-shoutout sa iyo. Shoutout po kay Oben ay kay Denden, si Ace Payumo, yan po si Brix Llamas. O sina-shoutout kasi sa talagang sasabihin natin kay Miss Den Pateros. Okay. Tatamira si Jones ng counter save. Uy, napinyahan niya. Oh, grabe. Grabe naman yung pina noon. O sa sobrang nervyos. Ganda ng tinira. Grabe. Sinasadya ba yun? Ganda ng tinira. Okay, yata. Medyo nababalik naman yung table kay... Napapabor ang bola rito para kay Jones. Ano, medyo nagsasad face na si Ma'am Denden dahil napakaswerte ni Jones de Rosario sa nangyari. Tingnan natin kung makakounter save niya to. Uy, pininyahan! Nilaban! Kaya lang! Nako, parang sa open table. Open table na naman to para kay Jones del Rosario. At eh naman po, maraming natututunan kasi si Bert Pasay kapag kalaban niya si Joshua Pinay. I like it. Ayun, shoutout po kay Dr. Jones. Ginalingan mo. Ayan, sabi ni TJ Aguilar. Wow, TJ Aguilar. Thank you sa pagpapanood. Ayan, last 3 balls para kay Jones. Tingira yung 7 dito sa may left lower pocket. Habang ang 8 naman ikukunin sa side ball, at tira 9 ang kasunod. So, kailangan maka-angle siya ng maganda rito. Tsaka iba rin ang focus pala ni Mr. Jones. Oo, talagang iniingatan. Oo, hindi siya tumitira ng tira at ng tira. Talagang naglalagay siya ng mga angle para sa preparasyon niya. So, iniingatan niya talaga. Yan to palang manira siya. Ay! Yun lang. Ang swerte naman nun. Napanipis yung tira ni Jones, pero makeable shot pala. Nakita mo yun? Kumalog yung 8, no? Ayan, no? Ayan, no? Kaya medyo mahirap na preparasyon to. Akalaya mo yung kontra niya, kumalog pa, no? Wah, talagang napalakas yung kanyang tira dito. Pero powerful shot ang gagawin mong tira dito, Dr. Jones.
Sabi po ni Erwin Del Rosario, hindi po pwedeng matalo si Dr. Jones. Nakaabang si Bukuman, Erwin, Porchap, si Bukuman Erwin at Porchap at Porchap Lito. So, ayan. Ano kayang gagawin tira rito, pare Mike? Parang tatampalin. Malamang to, paatras to. Paatrasin, no? Kabilaan. So, para sa pwersado yung tira na yan. Ang ganda naman, tinira. Grabe ka naman, Jones. Paano ba yun? Okay, at i-replay natin yung mga ganyang tira ni Dr. Jones. Ang ganda na tinira ni Dr. Jones. Ito na, for the win na po ito. Down 4 minus 1 is nakabalik para sa all 5. 4-1 po ito, no? From 4-1. Last ball kay Jones. At, ayan na. Nauna na. Nag-change flavor. Ayan po ay dahil sa Full Wardrobe Promotion and Fatilicious Crispy Pata and 9-10 Slight and Sound. Ang naglalaro po natin ngayon ay si Denden Pateros or Denden Santos versus Jones Del Rosario aka Bert Pasay. Ang score po natin ay 5-6 lamang na po si Dr. Jones. Anong rack na tayo, pare? Ito yung rack 12 na. Ang bebreak po ngayon ay si Jones Del Rosario. Alright. Ito po ay klapalaro ng Class A Division ng Pool Warriors. Race to 9 po ang aming rules. At ang rules dito ay no golden break, rock your own, winner's break, at 9 ball format po ang atin. Pwede pong mangasoy pero wag lang po sa sargo ang G's. Okay, back to you Sir Mike. Eto na. 6-5. Rock number 12. Ang score po natin ay 5-6 lamang na po si Jose ang isa. Ito po yung race 9. Let's see. Jones to break. Wow, nag-super saya na raw si Dr. Jones, sabi ni Eric Bayon. Pumasok ang 7 at parang may tira dito si Jones. Oo nga. Tingnan natin sa ating view. At tira si Santos, parang wala yata. Pero medyo iniingatan. Lumamang pa si Dr. Jones from 4-1 down to, ano pare, siya pa ang lumamang. Ayan, malapit na. Bukas pala yung hardware. Oo, at inabot ang ating oras ng streaming. 1.5 hours. Dahil puro mga class A po ito. So, dapat i-adjust nga natin ang tournament para sa class B. Oh, tsaka mahaba ang race ito kasi race na ito eh. Race to 9. So, ang class B ba? Race 8. Race 8. So, isa lang probably lang. Ang laban na yun, mahaba ng 2.5 hours. Wow, hindi kailangan pala talagang maaga. No? Oh. So, dalawa-dalawa lang ang mangyayari sa class A natin para hindi naman magka-problema. No? Sa class B. Class B pala, B, C, and D. Ayan, dalawa-dalawa lang. So, dalawang set lang po kada araw. Uy! Ano yun? Ginawa? What's that? Ano yun? Sinargo po ni Dr. Jones. Ano yun? Ayan na. Binigyan niya ng open table na. Layout. At si nakabalik na ngayon si Denden dito, pare. Open table layout. Tingnan natin. May parang mauubos na yata ito. Check natin kung ano ang gagawin ni Denden. Parang stackball na lang yata ito. Mahirap ang blanket. Oo, tata. May bad shot pa dun sa may sapatos. Hirang one. Stackball lang ito eh. Ang ganda ng packeting. Talagang sinagalpak. Oo, gitang gitna. Eto. Medyo nag-iingat na rin siya, no? Oo, dahil and kanina ay... Mabilis tumira kanina ito eh. Naiiba talaga ang player kapag... Nagdidikit ang laban, no? Nagdidikit ang score nyo, no? So, talagang dapat. Eto, gumamit si Dende ng 2 rail para sa 3. Ang ganda. Kaya lang, parang napahina yata ng konti. Ang gusto niya is side pocket yung 3 ball. Pero mangyayari yan, parang mapupunta na sa dulo. Wait, dalawang beses sumargo. Ayun. Yan po yung sabi ni Mr. Erwin Del Rosario, aka Utoy Hard Loser. I like it. Ayan, tira sa 3. Tingin ko parang combination ba ang gagawin yata dito. Hindi ba ipo-combination dito ni tira ni Denden. Ayun, kinombination siya tangis. Kaya lang nako, may pre na naman si Jones. Eto. Parang nako, parang combination shot. Wala. Ayun, na. Napalakas. So, pinalulusot pala ni Denden siguro yung trace. Sayang naman. At nako, ito na yung gagambang-abang para kay Jones.
Oh, I like it. At ganda. Lumamang na siya ng dalawa rito, paring Mike. At ang score natin is 5-7. Lamang na po si John Del Rosario. At buhat po ito ng Pool Warriors Promotion, Patilicious, Crispy Pata, the best crispy pata in town, 910 Lights and Sounds. And ang naglalaro po natin ngayon ay si Denden Santos kontra po kay Jones Del Rosario. I like it. I like it. Okay. Ito na po. At ang ito, ang division po is Class A po. Race 9 po ha. Race 9 lang po ang laban nila. At ito po ay ang palaro ng Pool Warriors Promotion. Ayan. Ang magbe-break po ngayon ay si Jones Del Rosario. Ang score po natin ay 5-7. Ito po yung Race 9. Rock number ano na tayo, paring Mike? Ito yung rock number 13. Rock number 13. No, tamang-tama. At si Jones po ang nagkakasa. So medyo iniingatan na rin. Ah, parang napako yata si Denise sa pipe, pare. Oo, kasi at talagang i-analyze natin. Talagang dunong, talagang malaking bagay talaga ang matyaga. At saka ang tactic, no? So taktika ang ginawa dito ni Mr. Jones. Dahil puro kanjaw ang ginagawa sa kanya ni Mr. Randy nauna Pesci. Nauna kasing dumipensa si Dr. Jones. Mm-hmm. Kaya nakontra niya yung, ano, yung pabura ng bola. Ito na po. Be-break na po si Jones de Rosario sa rock number 13. Ang score po natin ay 7-5. Lamang na po. Ayan. Okay, at sabi ni Fairby Payad, pakibati po si Ruru Billiards ng Dasmariñas, Cavite, Jackson Broncano, ang ATA Antonio Lining ng Dasmas. Salamat po sa pag-panood nyo. Okay, anong rock na tayo? Number 13, may pumasok ba sa tira ni Dr. Jones? It's nothing. Wala pong pumasok po. At walang pumasok. Tingin ko, open shot to para kay Denise. Ito so na. Dapat medyo na. Nabaliktad ang ating... laban, no? Nalamangan po siya ni Jones Del Rosario. Ito na. Kumbisoy. Kumbisoy na naman ang ginawa. Oo nga, nakadalawang kumbisoy si Dr. Jones. Sa mga nanonood natin, yung kumbisoy is kombinasyon lang po yun. Pwede uso lang po ng mga tropa dito, yung kumbina na kinasoy. Ganun po yung ibig sabihin. Ayan, no? Ano bang gagawin tira dito ni Denise? Pinitik. At napakagandang angle para sa tree. Pwede na. Ayan. Make a ball shot naman to. At pinag-iisipin na rin niya at bawal lang magkamali. Labang talaga ha. Dalawang beses sumargo. Eto. Sabi ni Randy Vecino, Boss Oben, iba daw talaga yung tip ko. Eh, ganun talaga. Tip ng mga champion yan kahit mga ito, master pare, lang. Merong ano, merong sapato, size 6. Paano kaya ito? Kasi pag kinatras, pwede niyang magalaw yung green 6, no? So medyo napapailing dito si Denden sa tira na to. Bawal sumablay, sabi ni Eric Bayhon. Mahirap yung tirang gagawin ni Lamang talaga Denden Pateros. Lamang talaga yung dalawang beses sumasabi. Balikatan pa to, no? Talaga. Siyempre, hindi naman papayag tong si Dr. Jones dahil sa araw-araw niyang enroll kay Joshua Pilay. May natututunan siya. Pero sa totoo lang, maganda unang pinakitang bulusok ni Miss Denise Santos, no? Oo. Pero hindi pa naman tapos, pare. Sabi nga nila, kailangan 59 ka pa lang, kailangan mong tapusin kumbaga sa rotation. Oo nga, sa bagay. So, kahit na lang isa na puro, kailangan mong matapusin. So, pwede pong tawagin na hardware ng ganyan. Oo nga, pwede rin, possible din. Pero key shot dito pag napapasok na itong 4. Pero tingin ko dyan, pare, parang titirahin papasokin lang tapos pwedeng safety ang tira or pwedeng pocketing na lang yung simbo. Kasi wala ka nang magagawa dyan dahil iyan na mismo ang naging plataforma ng bola. Ayan, no? Hirap na ano. Hirap, tiririk pa, atrasin pa. Baka mami, magalaw mo pa yung ano, bad shot ka dyan. Antarik, no? Antarik. Yeah. Kamamasi. Ayun, ang ganda. Na-develop naman yung tira. Ayun na tinatawag na recovery shot, paring Mike. Oo nga. Ang ganda ng tinira. Kay Jesse Gante, na Jesse Dindong Gantes ng Garahe, shout out sa'yo, ang pogi mo. Ito, tirang 5. Wala nang problema sa nakikita ko sa layer ng bola. Wow! Gumamit ang one-way. Ay, naku, maisa siyata. Ang lakas siyata niyan.
Nako, ang gistong mangyari ni Miss Dennis dito is gumamit ng 2 cushion or binebreak niya yung 8 ball doon sa may malapit sa side pocket. Kaya lang, hindi pumabor. At hindi kumagat ang kanyang pectus, slide po ang nangyari sa mesa. So, bago kasi yung ating tapete dahil hindi pa masyadong kakagat ang inyong mga pictos. Medyo mahirap to. Nako, eto, paano bang gagawin dito? Sasabaw ba to? Or duduplete? Or si safety? Kuninibisan. Parang safety lang, parang mic. Ay! Kombinasyon! Sinabaw! Kaya lang, may S talaga si Dr. Jones. Tumuwad na naman sa kanya. At yung open table. Oo, at... Eto na. On the hill na to. Nagpapakita ng tira si Dr. Jones. On the hill! Wow! At ayan. Talaga naman. At sinisilit niyang maigi kasi ito na ang chance para mabago ang score. Siyempre, kasi pagka ikaw parang lamay, lumamang ka sa kalaban mo, magagawa mo na yung tira mo at medyo malilis yung kanyang pressure dito sa laban mo kapag pumuno siya. So, ang pressure po nito is nakidendent, di ba? Oo, kasi lamang na... Lamang siya kanina, tapos naungusan siya ng dalawa. So, medyo pressure talaga ang nangyari. Nagka-momentum si Dr. Jones. Ayan, tumitira ng 6 ang key shot. Ayan, gumamit ng perfect naman yung tira na yun. Ano kaya ang gagawin prep ni Jones? Stable, tapos stable sa 8, pwede na. Pwede niyang paatrasin ng konti so, na para hindi na masyadong maligaw yung pamato. So, pakiting na lang yung 8. Ayun, ang sabi niya, no? Ano daw pangalan ni Dr. Jones? Ang pangalan po niya ay Jones del Rosario. Jonas del Rosario po ang tunay niyang pangalan. Jonas, so, kaya lang po Dr. Jones dahil kantsawan lang po ng aming tropa. Kami po ang nagpangtsag sa kanyang Dr. Jones. Madalas po kasi naglalaro dito yan sa Pool Warrior Hall. Ang pustahan po lagi namin dito ay kapi-kapi lang. Kami po ay naglalaro-laro lang ayon sa aming mga gustong pustahan. Kakatuwaan lang po yan, no? Uy, si Gunot! Richard Ignacio ba to? Si Richard Ignacio, shout out po, Kuya Obin. Congrats sa pa-tournament mo, God bless. Uy, ayan, po pumasok. Hindi lang po ako nagpa-tournament dito. Kasali ko rin po ang may-ari ng aming facilities na si Mr. Michael Tuason at tinutulungan po tayo sa ating pa-tournament at siya po ay... ang gumagawa ng gato. Salamat din at God bless din sa iyo, Richard Ignacio. Maraming salamat po sa mga viewers natin at sumusuporta sa panonood ng Pool Warrior Promotion. Ito po ay ang mga amateur player po natin sa Pilipinas. Class A Division. Class A Division. Sana po sa makasali po kayo sa susunod na tournament ng Pool Warrior Promotion. Okay, at para sa naman po, ay paki-like naman po ang aming page. Paki-follow na rin po para po kayo po ay may update ng aming pa-tournament. Okay, last ball na si Jones, pare. Para sa kanyang... On the hill. On the hill. Wow. Yan. Dahil. At napako talaga si Denden Pateros. Oh. Eto na, tumitira sa panalo si Dr. Jones. For the 10 ball down. On the hill. On the hill na po. At miscore na naman ang isa dito si Jones. Ang score natin is 8-5. Ito ay hinatid sa inyo ng Pool Warrior Promotion at Fatilicious Crispy Pata, ang Crispy Pata ng Pasig at 9-10 Slide and Sound. Ang naglalaro po ngayon ay si Denden Santos aka Denden Pateros versus Dr. Jones Jonas del Rosario. Okay. Ayan, I like it. Ito na. Okay, ito po ay Class A Division po, a race to 9. Kanya-kanya pong set to, plastic rack ang no golden break. Ito po ang ating mga rules at ito po ay merong pong kasuyan sa G's or merong pong chamba sa G's. So wag lang po sa sargo. Okay, rack number 40 na tayo, paring Mike. Oo, maaga-aga tayo matapos ngayon dahil... At puro na si Dr. Jones. On medyo, the hill. Minsan nakaka-nervous din tong puro ka, pare. Dahil pag puro ka, medyo nakaka-nervous. Ayun! Ang ganda naman ng break at dalawang wing ball yata ang pumasok. Ayan. Pero wala siyang S at kumover. Yun na lang ang tinitira, yung uno. At open na sana. Kaya lang, tingnan natin kung paanong diskarte ni Dr. Jones dito. Dapat hindi na niya pabalikin dito si Dennis Santos para magdire-diretso ang kanyang momentum. No? Ito na.
paano kaya ang gagawin ni Dr. Jones sa pagdepensa sa uno? Ipo-push out yata na to. So pwedeng i-push talaga, ayan, nag-IP Jones. Pinalik niya ang tira para kay Denden. Wow. Santos. Pinus niya para ibigay kay Denden, pero depende kay Miss Denise to kung isasabay niya or ititirahin niya. So tingin ko, placing din ang gagawin din. Magaling din dumipensa. Okay, yata. Ang ganda ng pagkakadipensa. Simpleng defense lang po ang ginawa ni Denden. So baka ito, itawid dagat ni Dr. Jones to. At ma-stack up ang pamato. Maganda yan kung depensa niya, mapahalik niya yung pato sa 4. Pero tingin ko, ang gagawin dito, pa-stack ball. Aba! Aba! Anong ginawa mo? Gumagawa ka na naman ng sarili mong placing. Paano nangyari yun? Hindi namin alam yun, Dr. Jones. Magpapaturo kami ng ganyan, ha? Ganun pala ang placing. Ganun pala ang placing nun. So, sumakit din ang ulo sa iyo ni Denise Santos. Salahin mo doon napunta yung ganun bola. Ganun pala ang placing nun. Oh, okay. So, tingin ko, ginagawa ni Jones nun, kinocover niya lang sa size, tapos ini-stack up niya lang yung bola dyan sa may 5. Kaya lang, napabor. Eto na, kaya lang, hindi tanaw, parang kay Denden, no? Uy! Yan na! Pumasok parang, dos! Hindi, pare, hindi pumasok ang dos dahil itong ang lamesa natin, once na kumanto ng konti, hindi na papasok. Dahil ganyan po, kakaganda ang aming lamesa. Straight na straight po yan. Open table dapat na po. 0-0 po. Open table na po para kay Jose Rosario. Okay. Nakikita ko, mukhang walang titingahin na ni Jones to. Wala nang problema. So, gagamit si Jones dito ng 2 to 3 caution, no? Skurida ba? Ay, matining ka, Dr. Jones, sabi ni XP na aming kasama kanina rito, nagko-komentaryo. Pero kung pumasok yung uno, tapos na rin kito kay Dende. Mahirap pa rin naman ang layout dahil minsan, alam mo, sa totoo lang, kapag inaabot ka, minsan nalilito ang iyong pamamaraan. So, dapat dito, focus. At talagang kailangan mong tirahin ng... Ayan. Ay, nagkamali si Dr. Jones. Natakot kumurida si Dr. Jones. Ano bang nangyari doon? Pang simpleng-simpleng kurida dapat ginawa niya doon. Kaya lang, wala. Kanya-kanya ayan. Talagang pamamara. Ayan, humiling na naman. At eto na. Pagka ikaw ay sumarjlay dyan, Dr. Jones, hindi ka makakabalik na sa lamesa. Iyon ang dapat mangyari dyan. Idigagamutin niya, oh. Ibigay okay. Ganda ng ano, counter wow. Save. Don't? Alam mo, Dr. Jones, ikaw, manggagamot ka. A.K.A. dapat ang tawag sa'yo, Monkey Poing. Ayan, no? Mahirap ang layout ng bolang to. So, madali lang yan kung gagawin ni Denise ang kanyang experience. So, yung 4, make a ball shot naman. Pwedeng pagka nakulang ka, pwede mong stop ball yung 4 dyan sa may likod ng G's yung pamato. Oo nga, no? Depensa yung pangatlong. Ganun ang mangyayari dyan. So, pa isa-isa lang kumbaga. Ayan, at tinignan natin yung gagawing tira dito ni Denise. Pwede nga yun. Tama, possible nga yun. Ganun ang tira talaga pero dyan. Parang pasok din yung 4. Perfect. Pasok din naman. Depende nga kung anong mangyayari. Kapag sobra, dito ka nalagay sa may bandang gitna talaga, pwedeng pumasok or kung gusto mo, safety shot, pinakamaganda. Ayan, pipinahan na ni Denden tong tiro natin. Ang score po natin ay 8-5 lamang po si Jones del Rosario. Oh, wow. Naku, sumobra yata. Ay, perfect. Ayan, ang sinasabi ko, paring Mike. At parang tingnan natin sa angle. Ayan, oh, parang medyo mahirap ang control. Okay, tingnan natin kung anong gagawin tira dito ni ano. Trailer po din yan. Oh, tingin ko, hindi. Babaulan sa kabila ito. Ang galing naman talaga. At naka-angle pa siya. So, ayan ang sinasabi natin, no? Bawal sumablay rito dahil crucial itong laban na to. So, bawal na rin sumablay rito si Denden. At bawal din niyang magalaw ang mga bola. Ang ganda ng tinitira ngayon. Tatlong bola para kay Denden pero napahina pa rin. At pwede pa rin naman. Makeable shot pa rin para sa kanya to. Ayan, ganda na. At tama nga yung sabi ni XP, marunong gumamot kaya lang hindi po yung right mid ang naibigay ni Dr. Jones na gawin ng lunas ni Miss Denise Santos. Okay, last two balls para kay Denden at habol tayo at siya naman talaga ang leading kanina.
Ayan po, last two ball para kay Denden Santos or Denden Pateros. Tingin ko, parang stop ball or tampal shot. Same packet kukunin ang Gs. Ayan na, may score na. Ito na, gumalaw na ang score dito ni Miss Denise Santos. So, ayan. At may score dito dahil dyan, ang score natin ay 8-6. At ito ay hinahatid sa inyo ng Full Warrior Promotion and Fatsilicious Kissy Pirata. Asama po dyan ang 90s Light and Sound. Ang naglalaro po ngayon ay si Denden Santos versus Jones del Rosario. Ayan po ang match, no? Alam po, last match po natin yan para sa ngayong gabi. So hopefully po maging successful ang ating tournament. Salamat po sa mga nanonood, sa ating 81 viewers. Paki-like na lang po ang aming page, Pool Warrior Promotion, para po ma-update. At para po maganda, paki-click na lang po ang following para po ma-update kayo sa aming pa-tournament. Okay. Then let's break. This is rack number 15. Okay, rack number 15 na tayo. Class A division po ito ng tournament namin. Race tonight. Puro na po si Dr. Jones at wala na naman yatang nahulog sa Sargonid Miss Denise Santos. Try break. Ang daming cluster ball, pare. Tignan mo. Oh, dahil problema ang bola. Oo, pero tignan natin kung anong pamamaraan ang gagawin nila dyan. Ayaw din pumayag ni Ma'am Denden. Yes. Sabi ni Ma'am Denden, wag mo akong bibigyan ng pagkakataon. Oo. Sabi niya, kuhanin mo ang pagkapanalo, Dr. Yes. Jones. Okay. Ito na, at titira na si Dr. Jones ng uno. Parang tingin ko, isasabaw niya to. Pipinyahan niya to dahil wala namang ibang tira rito. Pininyahan! Ang ganda, wow. Successful. Ang problema rito, yung ating 4 balls, parang i-scratch at may S ka ng konti. Pero may kabullshit ba yung dos para kay Mr. Jones? Okay, ang 4 ang problema rito eh. Ang nasa likod niya, yung 10 ball at 6 ball. Pwede yan. Kukunin niya itong 2 at 3. Tapos, preparation, safety play. Pwede. Ganun. Ganun naman talaga ang nangyayari. Kaya lang, depende sa magiging pwesto ng kanyang preparation sa 3. Okay, bukas pa raw ang hardware, sabi ni Mr. Eric Bayhon. No? Nag-comment sa ating palaro. Per game, 1K ba? Sabi ni Jeffrey. Kanino ka, sir? Mm-hmm. I like it. Ah, ang so, ganda niyan, per game. Ayan, at tinitingnan na rin maigi ni Jones. Ang tingin ko dito, pare, hindi pa papasukin to ni Dr. Jones. Gagamitin niya muna yung gulang bago yung yung tira. Dahil kapag napapasok mo to, pwedeng ikaw ang matalo dahil paano ang gagawin mong tira rito. So pwede rin to. Mapapasok, mapapunta niya dito sa may baba, sa may babang baba ang bola. Ayan, sabi ni Eric Bayhon, dumidi ka na daw. So para pwede ito, 3-rail or 3-rail, talagang pipitikin ni Dr. Jones para makababa ang pamato. Ay, kinuha at ito, masama ang nangyari. Ay, ito, yan sinasabi ko sa'yo nga ba. Ang ganda sana kung na-develop. Mo, hindi mo ginawa yun, Dr. Jones, delikado yun. Dapat gumawa ka ng 3 caution at hindi mo binrake. Dahil talagang risky ang talagang tira na gagawin mo doon. Dapat humalik pala sa decision. Mm-hmm. Eh, pero kanya-kanya ang pamuraan. Kung napabor, okay lang. Kaya lang, pag nag-dispabor, talo ka. Habit. Ito, parang bebrekin yata ni Denden or tingin ko hindi na bebrekin dito yung sa east dahil pwede nang i-combination shot yata. Tingnan natin sa angle. Pwede na bang i-combination? Okay, okay. Mukhang kanto eh. Parang kakanto. No? Hindi natin makita sa tunay na angle. No? Pag hindi niya binirek, ibig sabihin, pwede na niya i-combination siya at kukunin niya single sa side pocket. O ba? Hindi niya nga binrake. At ito, ang tira sa single. Ah, dito niya bibreakin. Ah, okay. Parang medyo... Ah, dispabor yata. At kukunin pwede, niya. Pwede naman, kuhanin na magalaw. Okay lang naman magalaw yan. Dahil wala naman tayo. Tingnan natin ang gagawin dito ni Denden. No, dapat, parang bibreakin nga ito. Parang may walang pasok. Ah, okay. Nilagay lang sa combination siya. So, makakahabol uli rito si Denden. Tingin ko makeable na to, paring Mike, dahil malapit sa butas. Oo, makakaladkad na nga ito. Tingnan natin. Ayan, na tinitira na. Sinisipat na ni Denden ang combination shot sa Gs. Ah, okay. At umiscore ulit dito si Denden. Ang score natin ngayon ay 8-7 at ito ay hinahatid sa inyo ng Pool Warrior Promotion and Fatty Dishes Kispipata and 9 Times Light and Sound.
Ang naglalaro po natin ngayon ay sina Denden Santos versus Jones del Rosario. I like it. Okay, lumalapit na tayo sa ating pinaka-final na laban. Ang score natin is 8-7 lamang po si Jones at on the hill po siya. Ah, ngayon at ito, sargo natin, rack number 16 po. Denden's break. Okay. Ayan, at mga ating mga viewer ay talaga namang nanonood pa rin at sila po ay nakatutok sa ating streaming. Salamat po. Kay Jeff Driga, 19 ako, kay Denden, pwede ba ako dyan? Okay. Ito po. Pwede naman. Ito po ay rock number 16, Denden's to break. Ang score po natin ay 7-8. Lamang pa po si Dr. Jones dito. Palaro po ito ng Class A ng Pool Warriors. Ito po, group po ito ng Pool Warriors. So, para po sa ibang hindi nakakakilala, paki-like at paki-share ang aming video or aming page. Salamat po. Ayan, dry break at cover ang... medyo bumabur na kay Denden yung bowler rito, parang Mike. Kamali si ano? Natin. Nagkamali si Dr. Jones. Ano ba ang ginawa ni Dr. Jones nung gumamot, no? Dinukot niya yung preparasyon ng ano. Oo, dinukot pala. So, dapat, hindi mo pala dapat galawin yung dapat binalik niya yung tira para kay Denden. Anyway, sumarap ang laruan natin yes. Yan. At ilang score na lang at tayo ay magsasara na ng ating streaming, no? Ayan. Ayan, merong pa-shoutout. Ang sabi, Oben? Nag-shoutout po si Erwin Praga, a.k.a. Bukuman. Sabi, nag-out lang daw siya sa bilyar, gumaling na ang kanyang suki at pagbalik daw niya, talo daw siya ulit. Oh, ha, may balat yata ako sa kahit kanino. Nood na lang ako ng live. Salamat, Erwin Praga at a.k.a. Bukuman ng Kapasigan. Ayan, ito na po. Push out ang gagawin ni Dr. Jones dito kasi baka maibalik ni Denden sa kanya ang tira. Sa mga gustong sumali po at na gustong sumali rito at ang di alam ang aming peso, wag na po niyong subukan na magbababaan ng tira dahil po hawak natin ang ating batang tirador at alam na malalaman natin ang tira ng bawat isa. So kung professional kayo, kung angat po kayo, bawal po ang CY. So para sa lahat, pantay-pantay po ang tira dito at ginawa pong tournament to dahil po ito ay talagang parehas sa mga masa. Thank you po. Ito po, ang tira ni Denden sa uno. Binrig yata. Ang ganda ng pocketing. Ayan lang, pare. Perfect. Perfect. Ang talagang, ganda. Pare, pag nanalo si Dennis dito, ibig sabihin, heel-heel match. Ang ganda. Wow, so, ang ganda. At eto, sana walang maging problema sa ating mga stream at hindi maputol kasi ito talaga yung inaabangan ng lahat. Yung pagdikit ng score. Akalaan mo nga naman, no? Sumarap ang laban. No? Oo, dahil nauna pa si Dr. Jones sa mapumuro. On the hill, no? Ayan, tira si Denden ng dos dito sa may left lower pocket habang tinitingnan niya yung badaanan ng white ball dito sa may right upper pocket. Ayan. Ang ganda rin manira. Ayaw nang sumablay na rin. No? So, ayaw na rin magbigay. Dito talaga lumalabas ang mga tira ng player kapag medyo dumidikit na at saka lumalalim na ang laban. Oo nga. Shoutout daw. Sabi ni Jeffrey Diga. Ayan. Shoutout. I like it. Galing daw ng host. So, anyway. Salamat po. Salamat po at kay Kevin Balahera. Si Denden kasali noon sa PH team. Okay, wow. Ito po, ang tira ni Denden sa 4 kasi medyo diretso. Mahirap ang preparasyon para sa 4. Paano kaya gagawin niya dito? Oh, shoutout sa iyo, Mr. Jeffrey Diga. At sino ka ba? At para malaman ko kung sino ka. Tingin ko ay yung totoong pangalan mo lang ang lumalabas dito. Di ba ikaw si Jeff Buting? Okay, balik tayo sa laban. Pare, ang ganda ng laban natin. Ano kaya ang gagawin dito? Saka yung mga viewers natin, hindi mo bitaw. Meron tayong mga 78 viewers yan. Oh, kanina nga, marami tayong viewers. Umabot ng 120. Yes, no? At pakalike na lang ulit sa aming page para ma-update ang inyong laban. Okay. Cecil Santos, smoker player po ang sa napas na panok?
snooker player po siya napasok. Si Denden, oo nga pala, si Denden ay dati namang talagang RP team player ng snooker. So sa ngayon po ay parang nawala na po siya dahil di natin alam kung ano pong dahilan. Pero sinasabi po ng kanyang kapatid na si Cecil Santos. Okay, tira uli si Denden dito. Nag-isip pero pinakiting na lang. At tingin ko sasablay kasi yung tira niya sa 4 kung sasagal pa kanya. Pero tingin ko pipinyahan niya to eh. Didepensa niya, pare. Tingin ko, pare, pinya to, pinya. Kaya lang, hindi kaya to eh. Kaya yan ang mga magagaling na magpasa. Ano mas maganda, idepensa. Tingnan natin, malalaman natin saan gagawin niya ang tira. Pero parang tirang pina talaga. Ay, depensa. Pininahan. Kaya lang, wala siyang S. At delikado yung tira na yun, pare. Kaya pa pala yun. Pwedeng umiscratch yung ganyong tira niya. Kasi hindi niya na makokontrol ang mother ball. So dapat ang tira doon wise move kasi puro na yung kalaban. Pero ganun pa man, napasok niya pa rin. Kaya lang hindi napabore yung tira. Ang tapang, no? Oo, at ayan. Ilang bola na lang ang natitira, paring Mike. 6 na bola na lang. At ito, pag nagkamali, pwede na rin maubos ni Dr. Jones. So dito, patibayan na lang po dito ng counter or tira. Dapat marami kang alam na tira dito. So dapat dito, pag binandaan mo, merong mangyayari dito. Ayan, tingnan natin ang mangyayari. Binandahan niya. Uy! Ano nangyari? Parang na-counter pa yata niya. Tinamaan niya, pero hindi magandang tira. Hindi pa rin mahirap na. Hindi madaling tira. Totoo. Ang nangyari kay Mr. Jones. Pasok sa side eh. Oo nga, pero yung problema dyan, yung preparation mo sa green six. So dapat lalampas siya sa side ball o sa may pangatlong button. Yung pinag-iisipan na po ni Dr. Jones dahil medyo pressure na yung tira na yan. Ano kaya ito? Isasapasok niya sa side, pare? O dulo? Tingin ko, kukuridahin niya to. Tingin ko, dulo ang tira rito kasi sa side medyo matulis na eh. O yan, isasagat ni Dr. Jones dito yung preparasyon. Ah, parang side po. Parang kuha. Makeable shot sa side, pare. Makeable talaga. Pero medyo malaki, maliit ang butas sa side eh. Kung ako na, titira niyan, tingin ko, idudulo ko yan. Malamang, eto, tira ni Jones. Good luck, idol, sabi niya ni Eric Bayhon. Jeffrey Diga Magician, yung pala yung sumali sa GMA 7 na kay The Will to Win. So, pasyeldo siya dito. Okay, Sir Jeff, ikaw nga pala yan, yung mahilig maglaro ng bilyar na picture sa GMA 7 na magaling mag-magic. So, shout out sa iyo. Okay. Ayan na. At sumasarap na. So, bago bitawan ni Dr. Jones, dapat lutong-luto na. Dahil pagka nagkamali siya, sigurado, heel match at magkakaabutan na tayo rito. Oh, ito na. Ang key shot dito, yung 5, kailangan mapakit na to. Tapos, pwede niya rin i-depensa yung sa 6. O yan, at dapat meet time ko lang tayo dito. So, hindi naman po, dahil ito'y amateur, okay lang po yan. Dahil kahit bukas niya po tirahin, hihintayin po natin tirahin niyo ang bola. O yan, tira ni Dr. Jones, idudulo. Ay, naligas na naman. Ito na. Ito na. Namumugasyos ang tira ni Dr. Jones. Ang lakas eh. Oo, hindi. Talagang pinuwersa niya yung tira. So, dapat less puwersa para hindi masyadong wala ka nang magagawang tira doon. O kaya safety na lang sana ang ginawa niya. Sinabaw niya eh, nilaban niya eh. Ang problema lang dito kay Miss Denden. Kung pumasok naman, tapos na rin naman. Medyo mahirap pa rin. Parang wala pa rin pasok. Tignan mo, pare. Oh. Tatama ka pa rin dito sa may tira dito sa ano. So, tingnan natin. Pinatitignan. Parang idudulo di yata ni Denden yung 6 kasi cut shot ang tira dito para sa 5. So ayan, gumawa siya ng tira rin. So pinabababa niya yung pamato dito sa may bandang right lower pocket, no? Na nakikita natin sa video. Ayan, right lower pocket, yung katabi ng kaliwang kamay ni Denden na may hawak. Ang ganda ng tinira. Ang problema, bumangga! Oh! Puta, yun ang mga isang mga. Ang swerte. Talagang medyo napasigaw kami dahil ma-o-open ang shot para kay Dr. Jones at sumilip pa si Jones kung okay. Good luck, Jones! Ito ang pinakamahirap na tira, paring Mike. Yung ganyang
position dikit, ng bola. No? Dikit na, diretso pa. Nako. Nako, kailangan dito yung steady pulse na tinatawag. Dikit talaga. Tingnan natin si Tapio. Ito, tumitira po si Denden Santos sa east. Ayan, nagdalawang isip. Tumikot sa mesa. Nililinis ang lamesa. Ayan, kasi dapat titirahin ng bagsak to. Dahil ito po yung tinatawag na steady pulso. Dapat talagang steady. So, do or day itong tira na to, paring Mike. Tapyo natin tingnan. Ayan, para mas paganda. Ayan, tapyo natin tingnan. At tingnan natin kung anong gagawin. Wow! Ang tining ng packaging. Grabe naman yun. Dikit kaya nang dumikit uli. Ay, grabe naman. Grabe naman yan. Pero dikit na ang nangyayaring tirahan dito. Ang ganda ng tira. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa. No? At, pero paring Mike, kung tingnan natin sa tapyo ang angle ng 7, pwedeng mapalampas ng konti. No? Sayo, siguro pwedeng i-corrida na lang. Makadikit na lang sa 8. Pero another risky shot para kay Denden Santos. Ayan, nasa angle na sabi ni Jean Jose. Basahin mo, paring Obe. Salamat po sa mga bumubuo ng Pool Warriors at may libangan kaming mapanood ng mga bilyero. Good luck mga boss. Thank you po para kay Jean Jose. Jean ba? Jean? Jean Jose. Jain? Parang Jain eh. Jain Jose. Okay, kung ano man, ganun din. Salamat sa iyo. Or ito. Jane. Ito, tira ni Denden. Ayan, tingnan natin. Ha? Sa top view natin makikita ang tira dito. Ay! Ito na! Wala na. Talagang na. Bumigay na ang murang katawan. At ito na. Nagkaroon na ng pagkakataon si Mr. Mahirap Jones. Mahirap naman talagang tira yun. Kung sakasakali, babatiin natin itong si Mr. Jones. Mamaya na lang pagkatapos ng kanyang laban. No? Heal na po. Heal si na. Mahirap naman talaga tira. Mahirap talagang tira yun. At nakita nyo. Kahit sinong bilirik siya. Mamamasi kasi yung tira na yun dahil unang-una, medyo nakataas ang plangketa mo. So, ang tendency nun, parang pamasi na. Eto, gagawa na ng paraan ni Dr. Jones. At tignan natin ang gagawing preparasyon. Gagamit siya rito ng 3 to 4 rail. So, wala. Nagbago ang isip. At tignan natin kung ano gagawin ni Mr. Jones. At medyo parang nalilito yata siya. So, para sa akin, paring Mike, tama yung gagawin niya. Kasi mapalakas siya dun sa 3 at the 4 rail ay hindi nalalayo yung bola. Ang problema kasi, hindi niya abot pagka doon. Hindi, abot niya rin. Kaya lang, ayan, dapat dumapunta. Ayan ang tamang discard dyan. Gagamit siya ng 3 to 4 rail. Kahit bumanda rin sa pinakababang banda, may tira pa rin siya at naka-angle yung number 8. Okay, tingnan natin. Kung ano, dapat na makita mo yung imaginary line mo. At nagbago na naman ang isip ni Mr. Jones. Tingnan natin. Hilmas kasi. On the hill na kasi siya. Kukunin niya sa single rail pagkagapain. Ako, pagkaganito, pwede nga maligaw to. Mapachorba, gano'n? Oo, kasi alam mo, tatalbog kagad. So, ayan, napapakamot siya. Ball in hand na, napapakamot pa ng ulo si Dr. Jones. Yan ang tama talaga. Yan. Talagang pipitikin mo at gagamit ka ng tatlong banda. Kaya lang, hindi siya sigurado. Kaya ganyan po talaga. Kapag ikaw ay player at ikaw ay audience, minsan nalilito ka rin. Pero pagka ikaw audience, alam mo yung gagawin mo eh. Totoo yun. So, pero to, based on the experience, kailangan talagang alam mo yung gagawin mo dito. So ito, pwedeng parang mahirap itong gantong tira. So pwedeng mapadikit sa 8 to at mapalakas or mapahina. Kukontrolin mo kasi yung pulso mo rito. Ang ina-worry ko dito, baka tumungkil yung pato sa buta, sa side. Hindi, pare, pipitikin niya yan. At papupuntahin niya yan dito. Ayan, oh. At ang sinasabi ko, no? Pwedeng mapahina. Possible tumungkil. Ayan. Mapahina yung kanyang tira. Diba? Kung yun, ginawa niyang 3-cushion shot, pwedeng mapunta dito sa pakalbagong buto. Ano so, ito, magkukontrol ka na naman ng tira rito. Ano ba yun? Mali yung tira. Dapat talaga, 3-cushion. Oo nga. Nadi si Jones to. 3-cushion shot to 4-cushion ang gagawin mong tira rito. Ayun, no? Alam mo naman. Ayan, tinitingnan po ni Jones yung butiki sa langit. At dahil dyan, ang ating nanonood is 99, no? Ang ganda kasi ng laban natin. Nako, eto na. At pinatatagal mo, Jones. Okay lang na patanagipatagal. Okay lang na patagalin mo. Huwag lang tumagal sa suso. Ay, nako po. Jones, ano nangyari sa'yo? Wala. Ball in hand. Wala ka na magagawa. So, ang mangyayaring tira rito,
dalawang balik na ang gagawin lahat ni Jones. Lahat ng paghinagpis ginawa na ni Jones. Wala ka na magagawa kung hindi niya pwedeng tirahin ng bagsak to dahil cover ang aabuti niya sa G's. So ito dapat magpapalagari siya ng dalawang banda para walang bitin. Happy viewing sa 100 nanonood. Kayo po ay nanonood ng Full Warrior promotion. Ang naglalaro po natin ngayon ay si Denden Santos versus Jones Del Rosario. Ang score po natin ay 7-8. Heel na po si Jones Del Rosario. Medyo nagdikit ang laban. Pag just in case na ibalik niya ang mesa para kay Denden, magkakaroon po tayo ng heel-heel match. Yan. Tingnan natin. So medyo mahirap tong tirang gagawin Diyos. Magpapabalik siya ng bola rito. Tingnan natin kung ano mangyayari. Key shot sa 8. Ayan ang problema. Ayan at, na. Yun, pumiyong kang S. Ayan na. Wow, meron ka pa rin konting napaka-swerte S. Napakaswerte naman ang nangyari. Alay mo, pag pumasok siya. Isipin mo, dalawang bola, bola na, hindi na prepa ng maayos ni Jones. Ito. Ayan, hindi naman natin pinagtatawanan. Medyo nag-i-enjoy lang tayo sa ating panonood. Alam mo, parang open. Natatawa ako sa reaction ng mga facial reaction. Ah, sa facial reaction. Doon po pero, tayo natatawa. Pero hindi ako natatawa sa tinira niya. Kasi lahat naman talaga tayo sumasablay. Pero yung facial reaction, yun na po ang natatawa. Sa totoo lang, parang Mike, masarap manood kasi ng bilyar kapag ka natatanggal ang stress mo, ikaw ay matatawa. Totoo po yun. Kaya pasensya na po kayo, hindi po namin pinagtatawanan ng player. Kami po ay natutuwa lang po sa reaksyon ni Mr. Jones Del Rosario. Opo. Tama nga naman si paring Open, dalawang bola, hindi niya na-preparasyon. Ganun talaga. Pagka umaabot talaga ng tournament, nangyayari talaga yan. Pagka lalo, pagka ikaw ay inaabot, hindi ka na makakapag-isip ng maayos. So, dapat, sabi nga nila, take our time, dapat mag-isip kang maigi, lalo kapag heel-heel match. Pero ito, ipe-placing to ni Denis Santos sa dalawang bola. Gagamit siya rito ng two-rail. So, i-stop bully niya lang to. Tingin ko gano'n ang gagawin niya. Ang ganda ng depensa. Kaya lang, ang problema, masyadong malakas ang kanyang tira at lumabas. Pero okay lang. At ito ay... Ayan, si Don Rod. Ano yung sabi? Pang-ibabaw na mahina. Yun. Ang sabi ni Don Rod, para kay Diyos, pang-ibabaw na mahina. I like it. Don't say it. Talagang inabot-abot. Ayan, tinuturo sa kanya ni Denis Santos yung tira talaga na gagawin doon. So, ganun talaga pag inabot si Bert Pasay, si Dr. Jones. Ayan. I like it. Ito, pero tingin ko, maganda. Ganyan dyan magaling si Jones. At sa mga... Alam mo ba si Don Rod, meron niyang pindot.com? Yun. Basta ikalulubog nyo, sagot ko. I like it. O yan, tama. Si Rocky Alcazar po. Ayan na, Jones ulit. Ano nangyari? Bilang tayo ng 300 seconds. Pati ganang katagal mo ito. So dapat meron... Ayan ang, alam mo, Rocky Alcazar, yan ang technique ni Jones, delaying tactic, kaya lang hindi na umubraya kay Joshua Pillay. At ayan, tingnan natin, tatayo pa uli yan, sigurado, tatayo, hindi ko na nga matumayo uli, at nagising, at tingnan natin kung ano mangyayari, natatawa, at titingin uli yan, titingin, baka mamaya tumayo uli yan, at hindi na uli si Jirai, tingnan natin kung tatayo uli siya. Okay, parang narinig yata tayo, hindi na tumayo. Ito, depensa po ang gagawin ni Dr. Jones. Ang ganda niyang tira na yan, Jones. Oh. At cover na cover yan, perfect! Nako, wow. Lintik! Grabe ka naman! Halimaw! Ang tinira, ibaka, Jones! Grabe yun! Kainis, kagigil ka! Galing mo, Jones! Rumi cover ng safety play, iba yun. Calculated risk talaga. Oo, ang ganda ng tinira. Sumakit ang ulo dito ni Denis. So, kaya naman tamaan ni Denis Santos na ang problema rito is baka tumuhod sa kanya ang tira na yun. Ito. Ayun! Sabi ni Don Rod, partner ko yan. Go, 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 Jones. Na madaming S. Sa totoo lang, maraming S. Akalain mo na safety play niya ng ganun kahirap. Para kay Jaen Jose,
mga estirador kayo, hoy. Nagagalit ka ba, ma'am? Nagkakatuwaan lang po kami. Kahit na dapat eh, masaya ka sa iyong ginagawa. Kasi po tayo, kung masyadong seryoso, hindi po matatanggal ang stress natin. Iyon po yung passion namin ng paglalaro ng bidya. At si Jones po, lagi po namin yung kabiroan. Kaya okay lang po sa kanila. Pasensya na po sa mga... Hindi maganda ang dating ko sa kasama. Pasensya na po. Nagkakatuwaan lang po tayo. Anyway, babalik po tayo. Ito po ang counter-shape ni Jones del Rosario para kontra kay Denden Santos. Tingnan natin, ang isure po natin ay 7-8 lamang po si Dr. Jones po dito sa laban na ito. At talagang natin na yun, ni Dr. Jones ang bandera ng Pool Warriors. No? Oo. At ayaw niya rin magpatalo dahil talaga. Sawa na siyang mag-entry ng dalawang bases. Ang hirap naman kasi na binigay niya ang tira para ka dito kay Denden Santos. Ayan, no? Halos kinover niya sa dalawang bola. Ang hirap nun. Ito talagang binag-iisipan ni Miss Denise Santos dahil pag nagkamali siya rito, sigurado, patay na. Tapos ang boxing. Ayun. So, gagamot yata si Dennis dito. Padidikit yun, no? Oo, pwedeng gamutin. Ang sabi ni Dodod, ang S-sawi. Ah, okay. At, ayan. Nagamot nga. Tingnan natin sa ating ibang angle. Pare, parang ano ah. Mahirap na tira. Pero tingin maganda dito. Rin yung pamamaraan ni Ma'am Denden doon. So, kailangan dito isip-isip. Ball in hand na naman po si Dr. Jones. Tingnan na. Bulin na naman po si Dr. Jones. Natatawa lang po kami dahil sa reaksyon ni Dr. Jones. Ito okay. Po, ang tira ni Dr. Jones, paano niya bibreakin niya to? Pasensya na po kayo kung nagbibiroan po kami mga magtotropa. Ganyan lang po kami magmahalan dito sa Pool Warrior. Ito pong si Jones de Rosario, tropang dikit po ito. Ito, tira ni Dr. Jones. Ayan. 500 seconds naman daw ang inibilangin natin dito bago tumira si Dr. Go. Sabi ni Rocky Alcazar, awit! Pagpasensyahan nyo na, tatagal talaga. Pagka medyo malabo ang mata, sasalamin na po ito. Kasi batang-bata pa lang po ito si Dr. Go. Shot clock daw, sabi ni Erwin Del Rosario. At ito po ang taktika talaga ni Jones. Ang delaying tactic. Gumagana na ito. Paano gagawin dito? Ipapatrasin? Ang niya. Ayan ang magkakamali ni Dr. Jones. Mali yan. Ayan, ang tira niya. Eh, paano kung ma-develop yung tira na yan? Eh, yan is 100%. Yan ay pwedeng magkamali. Unang-una, ang kalabang mo dyan, papyok at hindi ma-break ng maayos. Dapat ang tira talaga rito, safety ulit pagdating sa 9. Kailangan, mailagay mo yung pato sa maisi-safety mo ulit. Hindi mo patitirahin ang iyong kalaban. Baka kahit yung breakin to. Pwedeng i-break, pwedeng kaya lang hula-hula na ang sabi ni dyan. Sir Edward, stop ball mo na lang. Dapat dito. Patras ang break. Bakit kanya-kanyang pamamaraan talaga 'yan? Sabi ni Xiong Lim, patras ang break. Mahirap kasi baka mamaya hindi nagpa-ball. Eh kung pumabor, okay lang. Tingnan natin. Ayan ang sinasabi nga ni Ian. Talagang hindi talaga pang ganun na tira. Nagkataon lang talaga. Ayan. Ayan. Kamot, Jones. Kamot. Kung ito, pinirepan mo yan sa likod ng G's, sabay stop ball uli, wala uling tira. Tama ang sinasabi so, ni Don Rod. Ano? Bana, yung magaling pang ibabaw. Bulin ng dalawang beses. Pero okay lang po yan, mga audience. Dahil kami po yung nagkakatuwaan lang. Ito po yung mga kuro-kuro lang po namin. Kasi comment lang naman dahil marunong din po kami na maglaro ng bilyar. Siyempre, kanya-kanyang diskarte. Kung ano yung pamamaraan ng isang player, ganun po ang siya naman po din ang masusunod. Sabi ni Sir Edward, 600 seconds na naman yan. Naantay natin. I like it. Ito, parang i-safety niya to sa G's. Ibabang shot niya to at i-cover niya sa G's. Kaya lang, medyo delikado. Kaya lang, mag-aantay ulit tayo rito ng panibagong segundo. So, sulit na sulit po ang ticket natin kay Jones kapag po tayo nanood dito. Ay, sinabaw! Anong ginawa mo? Patay mali. Na. Mali! Ano ba yun? Dapat ninipisan, hindi, mali. Mali yung ginawang tira. Joke. So, bakit? Nagkamali talaga siya sa tira na yun. Ito na, magbabalik po si Ma'am Denden Santos. Ang score po natin ay 7-8. Okay, pag kontra kalamangan po kay Jones de Rosario. Ito pare, ang tira ni Denden dito. Sa tingin mo, anong gagawin yung tira rito?
kung ako ang titira niyan, gagamit ako ng, kasi medyo talagang crucial yan, hindi ko siya titirahin ng bagsak. Gagamit ako diyan ng trip 3 to 4 rail para mapreparasyon ko. So pipitik ako dito. Totoo. Ayan, para walang bitin. Miskin din ako, 2 rail. Ayan. 3 rail ang gagawin ko rito. Pero kay Denden, dahil siya ay sanay siya sa ganyan tira, baka i-rolling niya lang to. At dito sa may kabilang butas. Ay! Yun lang. Na. Talagang may bumitaw pressure. Sa packeting. May pressure yung tira. Kaya lang, si Jones, wala pa rin is. At na medyo nadikit pa. Hindi pa umubabaw. Wala talagang is ka pa, Jones. Ito, kakamot na naman. Ilang segundo na naman ang abutin natin dito. Ito na. Ito, natatawa na naman siya. Ilang ate ha? Ilang estimate kaya uli ang gagawin ha? Gagawin dito, sigurado ni Jones, titira muna, paplangketa, aalis uli yan. Napansin, akala ko kaming dalawa lang ang nakakapansin kapag kami naglalaro ni Jones. Yung pala, napakarami rin pala ng mga style ni Jones. Ayan, sigurado ko tatayo uli yan. Ako, sabi ko na nga ba, ilan kaya baka mamaya pagdating, mamaya tatayo uli yan. Sigurado, natatawa na naman siya sa gagawin niya. So, hindi niya naririnig yung ating. Ayan, sabi ni Allen Malamon Bueno, Alcantara, sabi niya, 500 seconds. Sabi naman ni Rocky Alcantara, 322 seconds. Ayan, ito, tingin ko, tatayo na naman yan sigurado. Tatayo na naman yan kasi hindi niya alam eh. Ibig sabihin, ni-estimate lang yan. Kung tatalon yan. Tatalon. Ayan na. Ito na. Tumitira na. Napahina pa rin. Kulang kasi sa usigun din. Dapat hindi mo muna tinira. Nag-isip ka muna, Dr. Jones. Ano ba yun? Ito, last ball para sa kanyang victory. So, tingnan natin. Ayan, pipitigin ni Jones, so parang walang bitin. Tingnan natin kung aangat ang kanyang, kung siya ay aayuda rito, no? Tingnan natin. Ayan, ilang oras na naman, ay ilang minuto na, ay ilang segundo na naman yan, titirahin to. Tingnan natin. sabi ni Heherson Pandi, lang yan, naubos na to. Lang yan, nauna pa naubos yung renders ko sa team. I like it. Ito, nagkakatuwaan lang tayo. Ha? Dahil ito, kung di tayo nagkakatuwaan, bababa ang ating viewer. Kasi ang viewer natin tumataas pa ng 110. Opo, okay. Ito po. Tama na, Mr. Jones. Sakit na yung chat ko, katatawa. Ayun! Inabo! Ay! Ito, kumimbus na! Ito, nagkakatawa. Ito pa, on na. Hill match po ang nangyari. At bago yan, babalikan namin kayo. At ito, dahil dyan ha. Okay, babalikan namin kayo. Magpapalatas-tas muna kami. Ito po, ang palaro ng Pool Warrior Promotion and Fatalicious Fifty Prata and 910 Slighted Sound. Ang naglalaro po ngayon ay si Denden Santos versus Jones Del Rosario, a.k.a. Bert Pasay, na nanigas at nag-hill match. At natatawa rin po sila. Ito, rack number 17. Ito, isang game na lang po ito. Hindi na po namin mahantay. Baka buti pa tayo ng alas 12. Joke lang po. Anyway, ito na. Nirarak na po ni Denden. On the hill na po, parehas sila. Aba, si Mamang Angelo Kayangyang nanonood. Tamang-tama ang panonood mo. Shoutout sa'yo, Mr. The Great. Yolak The Great. No? Tamang-tama yung inabot mo. Si Hill Match. Ang sabi ni Angelo Kayangyang, si Mang George ba yan? I'm sure na tayo lahat ng mga viewers natin natatawa dahil talaga namang magtatawa na natin or natatawat lang tayo dahil hindi naman pinagtatawa na ng tira dahil natatawa lang tayo sa reaksyon po. Pasensya na po sa mga ibang nanonood natin dyan na hindi masyadong nakaka-relate. Okay, rack number 17 na. All 8 na ang score natin. Denden Santos to break. Ito na, pumasok ang 9 balls. Oy, at open. May tira siya sa uno. Nako, parang open ang tira. Open table tanong, po ito. Pwede nang hindi bumalik si Jones dito sa laban na ito. Totoo. Ito. Tingnan po natin kung mauubos. Sabi ni Prince Paris, shout out po kay Don Rod. Sabi po ni buhat po kay Prince Bakaraig. Ang sabi ni Jin, bawing-bawi ang puyat ko dahil sa kanatawa. Pasensya na po kayo at gawin nagkakatuwa lang talaga. Ano?
The end na, sir, sabi ni Eric Bayon. O, yan. Tumira si Dendi ng one rail at itinutok niya dito sa tubol. Aba, ano bang nangyari kay Jones? Nanigas na. Ito, ang sabi ni Rocky Alcazar, si Jones ginagawang 90s comedy. Comedy ba? Hindi naman po. Nagkataon lang po na talagang nagkaganan po yung tira ni Jones. Ito, two. Pumara kay Denden. Alam nyo, sa totoo lang, pagka kayo po ay nalulungkot, i-replay nyo lang itong laban na to, sigurado po, matatawa kayo ng matatawa talaga. Eh, talagang ganun ang binyar, nakakatanggal ang stress. Yan, at rock. Ito, parang hindi nababalik si Jones dito. Pag nakuha ito, makeable shot pong tira para sa kay Denden. Kaya lang, wag lang ma-stack up lang dyan yung press. Ang ay, ganda na, wala na. Open at table na talaga. Talagang break and run ang ginawa dito. Five balls away for the hindi win. Na gum- hindi, na, hindi na yata at babalik dito si Jones kapag nakuha na itong tatlong bola. Okay? Ang score po natin ay all 8. All 8 po ang score. Hindi po na-scorean ni Denden yung kanyang sarili. 8-7 ang nakikita nyo. All 8 po. Ito po ay hill-hill match, no? Ayan. Tira sa 4. Gagamit siya ng 2-rail matapang na pectus. Or pwede niyang ilalim. Depende sa player kung paano niya gagawin ng pangraan itong tirang to. Ang ganda ng ang problema, oh. Ayan, pwede pa rin. Pwede pa rin. Make a bullshit pa rin, no? Ayan, nagkakagulo po ang message natin dito. Dahil sa tinira ni Jones. Dandahanin mo naman tumira, Jones. Baka makakagulo. Ako dito sa labas. Awit at makakakuha lang ako ng signal mamaya na mamaya andyan na kay mamang tira tanod. Grabe naman. Oh, dahan-dahanin mo na yung tira. Baka kailangan ng totoong doktor mamaya pag natalo si Jones. Grabe yung mga comment natin dito. At saya-saya. Ano? Saya. Awit na. Sabi ni Randy Vecino, huwag mo nang patirahin si Jones at baka makaubod na naman ng oras. Natato ba talaga ako eh? Anyway, mamaya babasahin natin yan, ha? Sabi ni Herson Pandi, huwag mo nang patirahin si Jones, baka makauubos na naman ako ng isang forte. Ito na, for the win. Then, napapatingin na po sa ibabaw ng ano. Ayan. Nagkakatawanan lang po kami. Ito na. Okay, ayan, at si Dempo Santos ang nanalo at hindi na si Dr. Jones. Ginawang comedy bar ang ating palaro. So mga kapatid or mga katumbok, maraming salamat uli sa inyong pagpapanood sa aming muntiang palaro ng Pool Warriors. Sa ngalan po ni Oben Sena, ito po, nagpaalam po sa inyo. At si Mr. Fatty Licious ng 910 Slide and Sound. Kami po ay nagpapasalamat po sa mga nanonood. Meron po tayong palaro sa susunod na linggo. Sana matunghayan nyo po. Okay po, sarado na po natin ang stream. At bago ang lahat, magko-commercial muna tayo. Dahil dyan, ito po ang palaro ng Pool Warrior Promotion. 910s, Light and Sounds, and Patilicious, the best crispy pata in town. Salamat po, good evening. And good night. Okay, good night na po. At sarado na po ang ating streaming. Thank you mga guys.